Kabanata 1101. Ang pagkawala ng evil energy ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga independenteng manlalaro sa labas ng Stone Forest Town. Ano? Hindi ba't sinabi nila na ang evil energy ay hindi mawawala? Batay sa impormasyong nahanap ko, para maalis ang evil energy, kailangang putulin ang pinagmulan. Maaari bang lihim na nakipag-usap si Zero Wing sa pinagmulan? Hindi tama yan. Ang evil energy sa pagkakataong ito ay dapat nagmula sa Black Ridge Town. Gayunpaman, ang Black Ridge Town ay pareho pa rin ngayon. Paano ginawa ni Zero Wing kung gayon? Pinag-uusapan ng lahat ang pagunlad na ito. Napakabilis, kumalat ang balita tungkol sa sitwasyong ito sa buong Star Moon Kingdom. Star Moon City, Blackwater's Residence. Imposible. Paano nila nagawang alisin ang evil energy? Halos sumigaw si Abandoned Wave nang mabasa niya ang ulat na natanggap niya sa ilang sandali pagkatapos mabuhay muli. Si Zero Wing ay dapat na peke ang impormasyong ito. Masisiguro kong imposibleng maalis ang evil energy. Hindi tulad ng mga sumpa, ang evil energy ay hindi maaaring linisin. Ito ay isang uri ng magulong enerhiya. Tulad ng isang nakakahawang virus, automatiko nitong gagawing evil energy ang iba pang anyo ng enerhiya. Nang hindi inaalis ang pinagmulan, ang pag-alis sa evil energy na nagpaparumi sa Stone Forest Town ay imposible lamang. Gayunpaman, ang pag-alis ng pinagmulan ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Maging siya ay hindi alam ang eksaktong lokasyon ng pinagmulan. Kung talagang matatagpuan ito sa Black Ridge Town, ang bayan na puno ng halimaw ay hindi isang lugar na maaaring lapitan ng mga kasalukuyang manlalaro. Bukod dito, ang evil energy ay lubhang nakakapinsala sa mga manlalaro. Kung ilulubog ng mga manlalaro ang kanilang sarili sa evil energy sa mahabang panahon, mahahawa sila at mahuhulog sa isang weakened state. Ang mga manlalaro na na-expose sa evil energy sa napakatagal na panahon ay magiging mga halimaw. Kung nangyari iyon, hindi sila maaring mag-login sa God's Domain sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa mga kakilakilabot na kahihinatnan na ito, ang paglilinis ng mga halimaw sa Black Ridge Town ay napakahirap. Kaya naman, matatag siyang naniniwala na hindi maalis ng Zero Wing ang evil energy na nagpaparumi sa Stone Forest Town. Ang tanging posibilidad ay ang Zero Wing ay naglalabas ng pekeng balita. Pagkatapos ng lahat, ang Zero Wing ay dati nang nagparehistro ng maraming miyembro sa battle arena na kanilang itinayo, na nangulekta ng isang malaking halaga sa mga bayarin sa pagiging miyembro. Kung wala na ang battle arena, maaaring humingi ng kabayaran ang mga miyembrong iyon para sa kanilang mga pagkalugi. Sa makatuwid, ang intensyon sa likod ng pagpapalabas ng pekeng balitang ito ay walang alinlangan na pagpapatahimik ng mga miyembrong iyon. Guild Leader, totoo. Ang aming mga especially iya sa Zero Wing ay nakumpirma na ang katotohanan ito. Ang evil energy sa loob ng bayan ay unti-unting nawawala. Sa bilis na ito, aabutin ng wala pang 5 araw para tuluyang mawala ang lahat ng evil energy sa bayan. Sa panahong iyon, may pagpapatuloy na ng Stone Forest Town ang mga operasyon nito, sabi ni Chin Myon, isang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha habang naglalabas siya ng isa pang dokumento. Hindi lamang nawala ng malaking bilang ng mga piling miyembro ang Blackwater Guild, ngunit ang prestihiyo ng guild sa Star Moon Kingdom ay bumagsak din sa ilalim. Ang mga miyembro ay umaalis sa guild bawat minuto. Malamang, kailangan nilang magpagaling ng mahabang panahon para makabalik sa dati nilang estado. Sa orihinal, dahil nawala si Zero Wing sa Stone Forest Town, nagawang gamitin ng Blackwater ang mga pondo at background nito upang mabilis na malampasan ang Zero Wing. Gayunpaman, ngayong ayos na ang Stone Forest Town, kung kaya ng Blackwater na malampasan ang bilis ng pagdevelop ng Zero Wing ay pinag-uusapan. Hindi ito isang kinalabasan na handang makita ng upper echelon ng Blackwater Corporation. Hindi ito gagawin. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang Stone Forest Town sa mundong ito. Bagamat ayaw tanggapin ni Abandoned Wave ang katotohanan ng bagay na ito, nasa harap na niya ang mga katotohanan. Kung ganoon, kailangan niyang kumilos kaagad. Abisuhan mo agad ang lalaking iyon. Sabihin sa kanya susubukan kong ibigay sa kanya ang mga manlalarong kailangan niya.
Gayunpaman, gusto kong lubusang pakse ng kanyang halimaw na hukbo ang Stone Forest Town sa loob ng 5 araw. Hindi mapigilan ni Chin Nguyen na sumimangot sa mga salitang ito. Hindi niya akalain na ang abandoned wave ay nawala na ng katinuan sa ganoong antas. Hindi naging madali ang pag-aalaga sa lahat ng halimaw na iyon. Hindi makakapag-login sa God's Domain sa loob ng 1 araw ang sinumang manlalaro na isakripisyo sa kanila. Ang mga elite at ekspertong manlalaro ng Blackwater ay nawala na ng antas mula sa digmaang ito. Kung muli silang isinakripisyo, anong nakatayo ka pa dyan? Pinandilatan ng abandonadong wave si Chin Nguyen. Huwag kalimutan na ako pa rin ang guild leader ngayon. Walang magawa si Chin Nguyen na walang magawa kundi makipag-ugnayan sa lalaking nakabenda. Itim na apoy, maghintay ka lang. Sa pagkakataong ito, tiyak na babayaran kita ng mabigat na halaga. Malamig na tumawa si Abandoned Wave habang nakatingin sa labas ng kanyang bintana, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng Stone Forest Town. Sa loob ng Stone Forest Town, sinimulan na rin ni Zero Wing na linisin ang larangan ng digmaan. Ang digmaang ito ay naging matindi. Higit sa kalahati ng mga gusali ng Stone Forest Town ay nasira. Ang Guild Residence ay isang hindi na maayos na gulo. Maging ang Battle Arena ay nakatanggap ng malaking pinsala at kukuha ng malaking halaga para ayusin. Gayunpaman, ang kanilang mga natamo ay higit na lumampas sa kanilang mga pagkalugi. Kahit na ang hukbo ng 200,000 halimaw ay hindi naghulog ng anumang mga armas o kagamitan, sila ay naghulog ng maraming material na halimaw. Ang mga patak mula sa Lord Rank Monsters ay mga bihirang materyales na maaaring gamitin sa paggawa ng mga armas at kagamitan. Bilang karagdagan, ang mga halimaw sa ranggo ng chieftain o mas mataas ay may nakapirming pagkakataon na malaglag ang isang uri ng kulay abong kristal na tinatawag na Evil Energy Crystal. Sa mga ordinaryong manlalaro, ang item na ito ay magiging basura na ibebenta nila sa mga NPC merchant para sa ekstrang sukli. Gayunpaman, alam ni Shafeng ang tunay na paggamit ng Evil Energy Crystals. Ito ay isang bagay na natuklasan ng isang Master Forger sa nakaraan. Kung ang isa ay nagdagdag ng Evil Energy Crystals o Magic Crystals sa panahon ng pag-forging ng mga armas o kagamitan, may tiyak na posibilidad na ang mga kristal na ito ay magbibigay ng magic pattern sa mga bagay na ginawa. Gayunpaman, random ang epekto ng pagpapahusay. Ang pagpapahusay ay maaaring sa mga pangunahing katangian ng item, kapangyarihan ng pag-atake o depensa nito, o maging ang mga nakatagong katangian o karagdagang kasanayan nito. Kaya naman, ang Evil Energy Crystal ay lubos na hinahangad ng mga manloloko sa nakaraan. Sa nakaraang buhay ni Shafeng, nagkaroon pa nga ng kaso kung saan ang isang dark gold weapon na ginawa gamit ang Evil Energy Crystals ay nakatanggap ng attributes na halos kaga sa epic weapons. Kung ikukumpara sa mga epic na item, ang dark gold na mga item ay mas madaling gawin. Kaya naman, sa nakaraan, ang nag-iisang Evil Energy Crystal ay madaling mabenta ng 10 gold coins. Kahit nasa presyong ito, ang pagkuha ng isa ay napakahirap dahil pagkatapos maabot ang kalagitnaan ng huling yugto ng laro, maraming manlalaro ang hindi na nilagyan ng mga armas at kagamitan na nakuha nila mula sa mga halimaw. Sa halip, gagamit sila ng mga bagay na pinasadya para sa kanila ng mga palsipikado. Ang mga manlalaro ay natural na umaasa na ang mga armas at kagamitan na ginawa ay magiging malakas. Dahil dito, dumagsa ang mga manlalaro sa kung saang kaharian lumitaw ang Evil God's Temple. Samantala, sa 200,000 monsters na sumalakay sa Stone Forest Town, marami ang nasa chieftain rank o mas mataas. Bilang resulta, kumita ng malaking tubo ang Zero Wing na nakakuha ng 2,428 Evil Energy Crystal sa kabuuan. Iyon ay 24,280 gold coin sa pinakamababa. Matapos isama ang iba pang mga materyales na ibinagsak ng mga halimaw, nakakuha sila ng higit sa sapat na pera upang ayusin ang Stone Forest Town.
hindi banggitin, kahit na isinasaalang-alang ang mga armas at kagamitan na natalo ng mga miyembro ng Zero Wing sa digmaan, nakakuha sila ng karagdagang 114,633 piraso ng mga armas at kagamitan mula sa pinagsamang hukbo ng Blackwater, Heaven's Burial, at Pantheon. Ang pinakamababang mga item ay ang level 35 bronze equipment na may kahit na level 40 dark gold equipment sa mix. Kahit na matapos ibigay ang mga samsam bilang kabayaran at reward sa mga miyembro ng guild, ang halagang natitira ay nakakagulat pa rin. Matapos basahin ni Shafeng ang mga ulat ng istatistika na ibinigay sa kanya ni Aqua Rose at Gentle Snow, siya ay natulala sa mahabang panahon. Bagamat nakaranas siya ng maraming malalaking digmaan sa nakaraan, wala ni isa sa kanila ang kumikita gaya ng isang ito. Guild leader, ang mga tao mula sa Secret Pavilion ay humihiling na makipagkita sa iyo. Kabanata 1102. Hinahanap nila ako. Hindi naiwasang maalala ni Shafeng ang alok na ibinigay sa kanya ni Yuan Tiexen noon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, paintayin sila sa pangunahing himpilan ng Candlelight sa ngayon. Pupunta ako saglit. Ang digmaang ito ay nakapinsala sa Stone Forest Town na hindi na kinikilala. Malamang, hindi may pagpapatuloy ng bayan ang normal na operasyon sa loob ng mahabang panahon. Sa madaling salita, mawawala ng pangunahing pinagmumula ng kita ang Zero Wing. Samantala, ang muling pagtatayo ay nagkakahalaga ng maraming barya. Gayunpaman, ang pagbebenta ng Evil Energy Crystals ay walang alinlangan na isang napakalokong hakbang. Bukod dito, ang pag-andar ng mga kristal ay hindi pa rin alam ng lahat maliban sa kanyang sarili. Paano kaya niya ito isisiwalat sa iba? Gayunpaman, ang kita lamang mula sa Candlelight Trading Firm ay hindi sapat upang pondohan ang muling pagtatayo. Not to mention, kailangan din niya ng pera para maitayo ang kanyang lungsod. Talagang kailangan na magkaroon ng maayos na pakikipag-chat sa Secret Pavilion. Sa mga superpower sa God's Domain, ang Secret Pavilion ay walang alinlangan na pinakamayaman. Ang kita lamang mula sa mga listahan ng eksperto na inilabas nito bawat linggo ay isang astronomical na halaga. Nariyan din ang mga bayad sa konsultasyon na nakuha nito sa pagbebenta ng impormasyon. Magiging hanggal sa kanya kung hindi niya samantalahin ang sitwasyon ng ang isang mayamang kliyente ay naghatid sa kanyang sarili hanggang sa kanyang pintuan. Habang inaabisuhan ni Aqua Rose ang Secret Pavilion tungkol sa lugar ng pagpupulong, lumapit si Gentle Snow at nagulat, "Guild Leader, maraming independenteng manlalaro ang kasalukuyang nagpahayag ng kanilang kahilingan para sa amin na muling buksan ang Stone Forest Town, lalo na ang mga manlalaro na miyembro ng ang Battle Arena. Hinihiling nila na agad nating buksan muli ang Battle Arena ng bayan. Kung hindi, hihilingin nila ang kanilang mga magic crystals pabalik. Dapat bang unahin natin ang pag-aayos ng Battle Arena para matahimik ang mga miyembrong ito? Kung patuloy silang manggugulo, malamang na maraming manlalaro ang naghahangad na bawiin ang kanilang membership." Bilang Vice Guild Leader ng Zero Wing, si Gentle Snow ay may ilang detalyadong impormasyon tungkol sa Zero Wing. Kaya, malinaw na malinaw sa kanya kung gaano kahirap si Zero Wing sa kasalukuyan. Noong nakaraan, palagi niyang iniisip na si Zero Wing ang talagang pinakamayamang guild sa Starmoon Kingdom. Pagkatapos ng lahat, mayroon itong Candlelight Trading Firm at Stone Forest Town na nagbibigay nito ng kita. Ang halaga ng mga coins na na-rake sa dalawang lugar na ito bawat araw ay maaaring maingit maging ang guild leaders ng first-rate guilds. Gayunpaman, kapag tiningnan niya ang mga account ni Zero Wing, maaari rin silang maging isang blankong papel. Nagtataka talaga siya kung saan napupunta ang perang kinita ni Zero Wing. Walang ideya si Gentle Snow na habang si Zero Wing ay talagang kumikita ng maraming coins, gumagastos ito ng higit pa ang paggasta ng gold coins ay nasa 10,000. Nagmamadali ba sila? Matapos pag-isipan ang sitwasyon, tumawa si Shafeng at sinabing, "Sige, kung gayon. Sabihin sa kanila na maaari silang mag-withdraw kung gusto nila. Gayunpaman, kapag naayos na muli ang bayan, ang membership fee para sa Battle Arena ay tataas sa 1,200 magic crystals. Bukod dito, dodoblehin ang rental para sa mga combat room.
Kung gusto nilang bawiin ang kanilang membership, malugod ko silang tinatanggap na gawin ito. Ito. Hindi maiwasan ni Gentle Snow na titigan si Xia Feng na tigilan. Halos itataboy nila ang kanilang mga customer kung gagawin nila ito. Dati, ang membership na sinisingil nila ay hindi na maabot ng karamihan sa mga independenteng manlalaro. Tanga lang ang handang magbayad ng 1,200 magic crystals. Not to mention, kung dinoble nila ang renta ng combat rooms, baka maapektuhan pa nito ang negosyo sa battle arena. Relax. Sabihin mo na lang sa kanila. Kinawayan ni Xia Feng ang kanyang kamay, hindi nag-abala sa mga karagdagang paliwanag. Dati, nakatuon siya sa pagpapatakbo ng Stone Forest Town bilang isang maliit na bayan na kahit ordinaryong manlalaro ay masisiyahan. Ngayon, gayunpaman, nagbago ang isip niya. Balak niyang gawing banal na lupain ang Stone Forest Town para sa PVP. Ngayong mayroong 3 magic tower sa Stone Forest Town, mas mataas na ang ambient mana density kaysa dati. Ang halaga lamang ng pagpapanatili ng 3 tore ay napakataas. Imposibleng mapanatili ang kasalukuyang mga presyo kung nais ni Zero Wing na panatilihin gumagana ang 3 tore. Higit sa lahat, mayroon na siyang town promotion order sa kanyang mga kamay. Hindi pinangarap ni Xia Feng na talagang ihulog ni Lancelot ang ganoong bagay. Bagamat ang utos sa pag-promote ng bayan na ito ay secret silver rank lamang, sapat na ito upang direktang i-promote ang isang basic town sa isang intermediate town. Ito ay isang kayamanan na pinangarap ng maraming guild na makuha. Walang guild ang handang ipagpalit ito kahit para sa 20 epic item. Ang pag-promote ng isang bayan ay isang mapaghamong panukala sa domain ng Diyos. Napakatagal din ito. Ang anumang bahagyang kawalang tatag o problema sa seguridad ay maaaring magdulot ng ilang araw na pagsisikap na masayang. Sa pamamagitan ng Town Promotion Order, gayunpaman, magagawa ni Xia Feng na i-promote ang Stone Forest Town sa isang intermediate town na lampasan ang pangangailangan ng populasyon ng NPC ng buo. Makakapag-hire din siya ng hanggang 2,000 Napits Guards. Kasabay nito, maaari siyang bumuo ng mga tunay na istrukturang nagtatanggol sa halip na mga pangunahing tulad ng defense turret. Ang laki ng bayan ay tataas din ng maraming beses. Sa pamamagitan nito, mapapaunlakan ng Stone Forest Town ang higit pang mga manlalaro sa halip na magkaroon ng mga manlalaro na magdikit-dikit sa isa't isa habang naglalakad sila sa mga lansangan. Ang isang mas malaking bayan ay tiyak na makakaakit ng mas maraming manlalaro. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagkawala ng mga bisita sa lahat. Kapag na-promote na ang Stone Forest Town, maaari din niyang i-level up ang lahat ng mga istruktura sa loob nito na mapalawak ang mga ito ng malaki. Kunin ang battle arena halimbawa. Sa kasalukuyan, ito ay 15 palapag na gusali lamang. Kapag na-promote ang bayan, gayunpaman, ang battle arena ay maaaring magkaroon ng hanggang 8 palapag. Pagkatapos isama ang underground level, ang battle arena ay magkakaroon ng 9 na palapag sa kabuuan. Sa pamamagitan nito, ang bilang ng mga customer na maaari nilang matanggap sa bawat araw ay tataas ng malaki. Sa panahong iyon, ang Stone Forest Town ay magiging isang tunay na makinang kumikita ng pera. Gayunpaman, mayroong isang paunang kinakailangan sa lahat ng ito. At iyon ay pera. Bukod dito, kailangan itong maging isang malaking halaga. Nang marinig ang tugon ni Xia Feng, walang magawa si Gentle Snow sa lahat ng mga bagong panuntunan sa Stone Forest Town. Para kay Xia Feng mismo, gumamit siya ng return scroll upang maglakbay sa White River City. Ang mga bagong alituntunin ay agad na ikinagalit ng maraming independenteng manlalaro. Si Zero Wing ay sumobra na lang. Sino ang handang magbayad ng membership fee na 1,200 magic crystals? Nagde-double pa sila ngayon sa upa. Sa tingin ba nila tumutubo ang pera natin sa mga puno? Kukuha ako ng refund. Tanga lang ang bibisita sa Stone Forest Town sa hinaharap. Kung mayroon akong ganung uri ng pera, maaari ko ring gastusin ito sa Divine Coliseum. Ang mga tiktik na itinanim ng Blackwater sa Stone Forest Town ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan sa mga bagong panuntunan, kahit na maraming mga independenteng manlalaro ang nakahanap ng kanilang mga salita na makatwiran.
Kahit na ang densidad ng mana sa Stone Forest Town ay talagang tumaas ng bahagya at magiging kapaki-pakinabang para sa pagpapabuti ng kanilang lakas, ang mga bagong presyo ay hindi maabot ng mga ordinaryong manlalaro. Kahit na ang mga elite na manlalaro ay hindi kayang magsanay sa battle arena sa mahabang panahon. Sa loob ng ilang panahon, maraming miyembro ng battle arena ang humiling ng mga refund, pakiramdam na sinusubukan sila ng zero-wing na DA ng kanilang pera. Habang sina Aqua Rose at Gentle Snow ay nakikipagbuno sa bagay na ito, si Xia Feng ay nakaupo sa isang sofa sa loob ng isang VIP room sa ikalawang palapag ng White River City's Adventurers Association, masayang nagbabrowse sa mga disenyo ng Intermediate Towns. Ang mga manlalaro ay may maraming mga template ng Intermediate Towns na mapagpipilian, at ang bawat template ay may kanilang mga strong point. Gayun din, ang iba't ibang mga template ay may iba't ibang mga presyo. Ang ilang mga template ay mas angkop sa pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga NPC. Ang ganitong mga template ay nagpapahintulot sa popularity ng bayan na tumaas ng mas mabilis. Katulad nito, may mga template na nakatuon sa pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga manlalaro. Bilang karagdagan, pinadali ng ilang template ang pagkuha ng makapangyarihang mga bantay ng NPC. Sa anumang kaso, maraming uri ng mga template ang magagamit depende sa uri ng bayan na gustong gawin ng mga manlalaro. Hindi tulad ng pagkuha ng isang bayan, ang pagtataguyod ng isang bayan ay mas mura. Bukod dito, dahil gumagamit si Xia Feng ng promotion order, mas mababa pa ang gastos. Kailangan lang niyang gumastos ng 3,000 gold para i-promote ang Stone Forest Town sa Intermediate Town status. Pagkatapos ilapat ang kanyang pagkakakilanlan bilang City Protector, makakatanggap siya ng 20% na diskwento at kailangan lang magbayad ng 2,400 gold sa kabuuan. Ang pagtitipid na ito ay nagpalaya ng mas maraming pera na magpapahintulot sa kanya na pumili ng mas mahusay na mga template. Oo naman, ang mga template na magagamit dito ay medyo mababa kung ihahambing sa isa na ibinaba ni Lancelot. Sa maingat na pagtingin, napansin ni Xia Feng ang ilang template na ginawang available lang sa kanya dahil sa kanyang titulong City Protector. Magkagayunman, wala sa kanila ang makakapantay sa disenyong bayan na ibinaba ni Lancelot. Pagkatapos ay lumingon si Xia Feng sa kagandahan ng NPC na nakatayo sa gilid at kumuha ng sinaunang disenyo mula sa kanyang bag. Malumanay niyang tinanong, kung gusto kong gamitin ang disenyong ito dito, magkano ang magagastos? Kabanata 1103. Kung titingnan ang disenyong ipinahayag ni Xia Feng, nanlaki ang mga mata ng NPC Beauty habang hinihingi ng disenyo ang kanyang buong atensyon. Pagkaraan lamang ng ilang oras ay ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, Panginoong Tagapagtanggol, ang kalidad ng mga materyales sa konstruksyon na ito at antas ng kasanayang kinakailangan ay napakataas para sa disenyong ito. Hindi ako makapagbigay ng agarang sagot. Kailangan kong hilingin sa leader ng asosasyon na tasahin ang disenyo. Papayag ba ang aking Panginoon na maghintay dito ng maikling sandali? Kahit hindi ka makapagbigay ng eksaktong presyo. Tanong ni Xia Feng sa babaeng senior administrator. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Sa Adventurers Association, ang mga NPC ay ikinategorya sa ordinaryong kawani, administrator, senior administrator, vice association master, at association master, ang bawat isa ay nagbibigay ng serbisyo sa mga adventurer mula sa 1-star hanggang 5-star status. Kahit sinong may kakayahang maging senior administrator ay nagkaroon pa nga ng insight at kaalaman na kalabanin ang NPC Lifestyle Masters. Bagaman punit-punit ang disenyong ito, sigurado akong isang grandmaster ang gumawa nito. Ang disenyo ng bayan ng grandmaster ay wala sa saklaw ng aking mga kakayahan sa pagtatasa. Sa branch namin, ang association master lang ang makaka-appraise nito, paliwanag ng senior administrator na mapait ng umiti. Sige, hayaan ang association master kung gayon. Tumango si Xia Feng. Kapag nagpo-promote ng isang bayan sa God's Domain, ang pagpili ng disenyo ay isang bahagi lamang ng proseso, habang ang paggamit ng disenyo sa pagtatayo ng bayan ay isa pa. Ang proseso ng promosyon ay hindi kasing simple ng pagkuha ng isang basic town.
Maaaring sabihin ng isang bayan na nagsimula lamang ang operasyon nito pagkatapos maging isang intermediate town. Ang Adventurers Association ay karaniwang nagbibigay sa mga manlalaro ng maraming disenyo ng template na mapagpipilian. Ang kanilang mga presyo ay karaniwang mula 1,000 hanggang 3,000 gold. Ang Adventurers Association ay mag-aalok lamang ng ilang master design sa isang taong nasiyahan sa katayuan ng isang 4-star adventurer, tulad ng kanyang sarili. Ang mga template na ito ay maaaring magastos kahit saan mula 4,000 hanggang 5,000 gold. Ang master designs ay humigit kumulang 15% na mas mahusay kaysa sa mga normal na disenyo. Bagamat ang 15% ay tila isang maliit na pagkakaiba, ito ay magiging napakabisa sa isang intermediate town. Halimbawa, kapag ginamit ang bonus na iyon upang mapataas ang popularity ng bayan sa mga NPC, ang isang bayan na maaaring orihinal na makakuha ng 100 popularity points bawat araw ay makakakuha ng 115 puntos na may master design. Karaniwan, maraming lakas tao at mapagkukunan ang kinakailangan upang makakuha ng karagdagang 15 puntos. Bilang karagdagan, ang Master Designs ay nakakuha ng higit pang mga quest at event na magpapalaki sa popularity ng bayan, na nagpapahintulot sa bayan na maabot ang susunod na ranggo ng mas mabilis. Siyempre, maaaring mag-opt-in ang mga manlalaro na gumawa ng sarili nilang town designs. Lamang, ang karamihan sa mga disenyo ng mga manlalaro ay hindi lalapit sa mga ordinaryong template ng Adventurers Association. Napakakaunting maswerteng manlalaro o henyong taga-disenyo ang maaaring mag-draft ng town design na mas mahusay kaysa sa mga available na template. Kung gumawa ang isang manlalaro ng ganoong disenyo, ang iba't ibang malalaking guild sa God's Domain ay maglalaban sa pagbili nito na nag-aalok ng humigit kumulang 3,000 gold. Kung ang disenyo ay umabot sa master standard, ang pinakamababang presyo ay magiging 5,000 gold. Gayunpaman, napakakaunting mga manlalaro ay maaaring lumikha ng mga disenyo ng naturang mga pamantayan. Ang mga taong ito ay mas bihira pa kaysa sa mga Master Forger. Sa 28 item na nalaglag ni Lancelot, 20 ang epic materials. Sa natitirang 8, 3 ang epic weapons at mga piraso ng equipment, isang cloth armor headdress, isang staff, at isang pares ng plate armor bracers. Ang mga bracer ay ang pinakamahusay sa kanila sa opinyon ni Shafeng. Angry Tyrant Plate Armor, Bracers, Epic Rank. Level 40, Level 100. Equipment Requirement, Lakas 1,200. Defense Dagdag 755, Level 40. Lakas Dagdag 60, Agility Dagdag 32, Endurance Dagdag 35. Ignore Levels Dagdag 5. Ignore 20% of the depensa ng target. Taasan ang epekto ng lakas ng 15%. Karagdagang passive skill 1. Blood Frenzy, kapag bumaba sa 50% ang HP ng wielder, tumataas ang strength ng 20%, tumataas ang attack speed ng 30%, at tumataas ng 20% ang damage na natanggap. Karagdagang passive skill 2. Angry Blow, kapag umaatake, may tiyak na pagkakataon na tumaas ang lakas ng 100%. Ang mga bracer ay isang koleksyon ng karahasan. Ang pagtaas sa epekto ng lakas, sa partikular, ay bihira kahit sa epic weapons and equipment. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Shafeng ang bracers para sa kanyang sarili. Sa pamamagitan nito, mayroon siyang kabuuang 5 epic item at 1 fragmented legendary item sa kanyang katauhan. Pagkatapos isama ang level 50 magic light set equipment, mas mataas pa ang kanyang strength kaysa sa isang tier 2 berserker na kapareho ng level. Tanging ang kanyang pangangatawan at skills ay medyo mababa pa rin. Para sa 5 natitirang item, 2 ang tier 4 na magic scrolls, 2 ang disenyo, at ang huli ay ang town promotion order. Nang matuklasan ni Shafeng na ang isa sa 2 disenyo ay isang disenyo ng bayan, natuwa siya. Karaniwan, ang mga disenyo ng bayan na nahulog sa larangan ay nagmula sa mga masters. Iyon ay katumbas ng pag-iipon ng 5,000 gold. Bukod dito, mas gusto ni Shafeng ang mabigat na diin ng disenyong bayan na ito sa transportasyon.
Ang transportasyon ay maaaring mukhang hindi masyadong mahalaga, ngunit ito ay may malaking espesyal na epekto sa bayan. Kapag ang bayan ay kumpleto na, hangga't ang bayan ay gumastos ng sapat na halaga ng pera, ito ay magbubukas ng mga sasakyang pangtransportasyon sa pagitan ng mga bayan. Hindi lamang ang mga karwahe na ito ang makapagdala ng mga manlalaro, ngunit maaari rin nilang payagan ang mga mangangalakal ng NPC na maabot ang bayan ng mas mabilis. Ito ay isang disenyo na may kakayahang pahusayin ang katanyagan ng bayan sa parehong mga manlalaro at mga NPC. Ngayong nakumpirma na niya na ito ay isang grandmaster design, naramdaman ni Shafeng ang banal na lupain para sa mga manlalarong kumukuha sa kanya. Ang isang grandmaster design ay 30% na mas malakas kaysa sa mga normal na template. Sa nakaraan, kahit na ang isang ordinaryong grandmaster design ay maaaring magbenta ng libu-libong gold, lalo na ang mga disenyong ito sa yugtong ito ng laro. Sa ngayon, hindi ibebenta ni Shafeng ang disenyo kahit na inalok siya ng 1,000,000 gold. Nang isipin ni Shafeng ang tungkol sa mga karwahe na malapit ng maglakbay pabalik-balik mula sa Stone Forest Town, ang kanyang puso ay tumibok ng husto. Sa yugtong ito ng laro, ang mounts ay napakabihirang. Ang mga karwahe ay maaaring makatipid ng mga manlalaro ng maraming oras kapag naglalakbay sa Stone Forest Town. Ang mga manlalaro ay magiging mas handang manatili sa Stone Forest Town. Kahit na naging tanyag ang mount sa hinaharap, paano makikipagkumpetensya ang isang common mount sa isang karwahe? Bukod dito, ang bilis ng mga karwahe ay hindi palaging pareho. Kapag ang Stone Forest Town ay naging advanced town, ang mga karwahe ay mag-a-upgrade sa mga advanced na karwahe. Sa pamamagitan lamang ng isang mysterious iron mount, ang isa ay makakapantay sa bilis ng isang advanced na karwahe. Kapag hindi nahadlang ang transportasyon, sinong manlalaro ang hindi gustong bumisita sa Stone Forest Town? Isinasantabi ang Battle Arena, ngayong ang Stone Forest Town ay may 3 magic tower. Ang mga independent na manlalaro ay maaaring magkaroon ng dobleng benepisyo ng pagpapahinga sa isang hotel. Sa ngayon, ang mga hotel sa bayan ay hindi gaanong epektibo kaysa sa mga pribadong kwarto sa isang guild residence. Karaniwan, ang mga independenteng manlalaro ay maaari lamang mangarap na magkaroon ng ganitong epekto. Sa 3 pangunahing kondisyong ito, ang Stone Forest Town ay walang alinlangan na magiging banal na lupain para sa mga manlalaro. Matapos maghintay ng ilang sandali si Shafeng sa kwarto, bumalik sa kwarto ang administrator ng NPC dala ang kanyang town design. Lord Protector, na-appraise ng aming association master ang iyong disenyo at nakumpirma na ito ay isang grandmaster design. Gayunpaman, dahil ang mga kinakailangan para sa grandmaster design na ito ay napakataas, ang bayad sa konstruksyon ay magiging maraming beses na mas mahal kaysa sa karaniwan. Kasama ang lahat ng mga kinakailangang materyales, ito ay nagkakahalaga ng 30,000 gold. Bukod dito, ang presyo na ito ay hindi maaaring bawasin. Maaari ko bang malaman kung nais pa rin ni Lord Protector na gamitin ang disenyong ito para itayo ang iyong bayan? 30,000 gold. Kumunot ang noo ni Shafeng. Naisip niya na maaaring medyo mataas ang presyo, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kataas. Iyon ay 30,000 gold. Kaya niyang magtayo ng 5 bayan na may master design gamit ang ganoong uri ng pera. Kabanata 1104. Naramdaman ni Shafeng ang pananakit ng kanyang ulo nang marinig niya ang presyo ng administrator. Sa katotohanan, ito ay itinuturing na mura. Ang isang intermediate town ay hindi dapat lumitaw sa yugtong ito ng laro. Noong nakaraan, ang unang intermediate town ay lumitaw lamang pagkatapos na maabot ng mga mainstream na manlalaro ang level 60. Sa panahong iyon, ang mga dalubhasang manlalaro ng tier 2 ay karaniwan. Sa ngayon, gayunpaman, ang mga pangunahing manlalaro ay hindi pa level 40. Ang mga manlalaro ng guild mainstream ay maaaring kumita ng pera ng mas mabilis sa level 60 kaysa sa level 40. Kasunod nito, sumuko si Shafeng sa pagtatayo ng kanyang bayan at inimbak ang kanyang Grandmaster Town Design bago umalis sa VIP room. Ang muling pagtatayo ng bayan ay isa lamang sa mga benepisyo ng isang intermediate town. Ang muling pagtatayo ng bayan ay hindi kinakailangan upang muling buksan ito sa publiko.
Sa kasalukuyan, kulang si Shafeng ng coins. Kaya naman, maaari niyang isantabi ang bagay na ito sa ngayon. Sa anumang kaso, ang Stone Forest Town ay matagumpay na napromote sa isang intermediate town. Ang Grandmaster Design ay hindi pupunta kahit saan. Kaya lang niyang patakbuhin ang Stone Forest Town gaya ng dati. Hindi pa huli ang lahat para muling buuin ang bayan pagkatapos ng ilang araw ng kita. Sa pangalawang palapag na lounge ng Candlelight Trading Firm, parehong tahimik na nakaupo si na Yuan Tiexen at Purple Jade sa loob ng lounge. Tito Yuan, natatakot ako na mahihirapan tayo sa pagkumpleto ng trade na ito. Sa ilang kadahilanan, ang evil energy sa Stone Forest Town ay unti-unting nawawala. Ilang oras na lang bago makabawi ang Stone Forest Town. Zero Wing will not be interested in our conditions, sabi ni Purple Jade pagkatapos niyang basahin ang impormasyong ipinadala sa kanya ng secret pavilion. Nakangiting sinabi niya, ang Blackwater, Heaven's Burial, at Pantheon ay lubhang nagdusa. Hindi lamang sila nabigo upang makuha ang Stone Forest Town, ngunit nawala din ang lahat ng mga miyembro na kanilang ipinadala. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ng Pantheon ang napakalaking pagkawala mula noong sumali sa God's Domain. Siguradong may kalat silang lilinisin. Ang relasyon sa pagitan ng mga superpower ng virtual gaming world ay hindi kasing tahimik gaya ng inaakala ng lahat. Kung bibigyan ng pagkakataon, ang mga kapangyarihang ito ay higit na handang masakal ang kanilang mga karibal hanggang mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan ng bawat laro ay may hangganan. Kung mayroon silang isang mas kaunting kakumpetensya, maaari silang mag-claim ng mas maraming mapagkukunan para sa kanilang sarili. Ang Pantheon ay nawala ng isang trump card legion at dalawang core legion sa digmaang ito. Iyon ay isang kabuuang 3,000 eksperto. Ito ay magiging isang malaking dagok sa anumang super guild. Ang pagkawala ng trump card legion ay partikular na malala. Ang sinumang manlalaro na may kakayahang sumali sa trump card legion ng super guild ay maaaring maabot ang ika-anim na palapag ng trial tower sa pinakamababa. Ang mga ganitong eksperto ay napakabihirang sa mga first-rate na guild. Sa mata ng mga ordinaryong manlalaro, ang mga nakarating sa ikalimang palapag ay itinuturing ng mga eksperto, lalo na ang ika-anim na palapag. Ang Zero Wing ay talagang hindi mahuhulaan. Umiling si Yuan Tiexen at tumawa. No wonder hindi sila natatakot sa mutual destruction sa Blackwater. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa aming mga plano sa anumang paraan. Kahit na makabawi ang Stone Forest Town, kakailanganin ito ng maraming oras at mapagkukunan. Samantala, hindi makapaghintay ng ganoon katagal ang Candlelight Trading Firm. Ito ay higit pa para sa Zero Wing. Hindi siya nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang sombrero. Sa kasalukuyan, parehong pinipilit ng Blackwater at Heavenly Trading Firms ang Candlelight Trading Firm. Bagamat may malaking impluensya pa rin ang Candlelight sa merkado ng Star Moon Kingdom at napanatili ang pang-araw-araw na trapiko nito, gaano katagal iyon? Parehong minarkahan ng Blackwater at Heavenly Trading Firm ang kanilang mga presyo at ibinebenta ang kanilang mga item ng Luji. Maaari rin nilang panatilihin ito sa loob ng mahabang panahon dahil sa kanilang masaganang pondo at malakas na koneksyon. Gayunpaman, ano ang tungkol sa Candlelight Trading Firm? Ang Candlelight Trading Firm ay walang masaganang pondo o malakas na koneksyon. Ang kabisera lamang nito ay Stone Forest Town. Walang paraan na manalo ang Candlelight sa isang price war laban sa Blackwater at Heavenly Trading Firms. Bukod dito, kung walang sapat na mga bariya, ang Zero Wing ay hindi maaaring magpatuloy sa pag-unlad. Ngayon na ang Zero Wing ay nasa limelight, ito ang perpektong pagkakataon para sa guild na bumuo at palawakin ang agwat sa pagitan ng kanyang sarili at ng Blackwater. Kung ang Zero Wing ay nagpatuloy lamang sa pag-unlad nito pagkatapos na makabawi ang Blackwater, ang guild ay magkakaroon ng malaking problema. Kung magpas siya ang Blackwater na kumilos muli laban sa Zero Wing, kakailanganin ito ng higit pang pag-iingat at hindi mahuhuli tulad ng nangyari sa digmaang ito. Higit pa rito, ang Zero Wing ay kasalukuyang may kasunduan sa Secret Pavilion na ibigay ang Bronze Mounts at Strengthening Devices. Ang mga bagay na ito ay lubhang mahal.
Ang pagkuha ng mga ito ay hindi magiging ganoon kadali. Kung nais ni Zero Wing na kumita ng mas maraming coins, ang pakikipagtulungan sa Secret Pavilion ay walang alinlangan ang pinakamahusay na desisyon. Habang tahimik na pinag-uusapan ni Na Yuan Tixen at Purple Jade ang sitwasyon ni Zero Wing, si Xia Feng, na kasalukuyang nakabalat kayo bilang Black Flame, ay pumasok sa lounge. Napakalakas ng mental na pang-aapi. Nagulat si Yuan Tixen nang pagmasdan niya si Xia Feng. Ibang-iba ang pakiramdam na makilala ang lalaki ng personal kaysa sa panunood ng Xia Feng sa screen. Bagamat itinago ni Xia Feng ang glow effect ng kanyang mga armas at kagamitan at tinakpan ang kanyang aura, agad na naramdaman ni Yuan Tixen, sa kanyang masaganang karanasan, ang mapanganib na kapaligiran na nagmumula kay Xia Feng. Ang swordsman na ito ay parang dragon na nakatago sa tubig. Anim na epic item. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang mga labi ni Yuan Tixen ay hindi sinasadyang kumaibot. Sa God's Domain, ang pagkakaiba sa pagitan ng epic item at dark gold item ay hindi limitado sa kanilang mga aura effect. Nagkaroon din ng malaking pagkakaiba sa mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga ito. Kahit na sinubukan ni Xia Feng na itago ang mga glow effect ng kanyang mga item, ang mga manlalaro na pamilyar sa mga materyales ay madaling makilala ang kalidad ng mga item. Sinaliksik ni Yuan Tixen ang iba't ibang material na makukuha sa God's Domain ng eksakto upang masukat ang lakas ng iba. Pagkatapos ng lahat, napakaraming eksperto na mas gustong panatilihing mababa ang profile sa domain ng Diyos. Kung alam niya kung paano tukuyin ang kalidad ng kagamitan, sakaling makatagpo siya ng isang independenteng eksperto, maaari niyang i-recruit ang mga ito sa Secret Pavilion. Kung tungkol sa kanyang mga kaaway, magagamit niya ang kaalamang ito upang sukatin ang kanilang lakas at tumugon ng naaangkop. Tito Yuan, sigurado ka ba? Bahagyang nagdududa si Purple Jade nang marinig niya ang mga salita ni Yuan Tixen. Maging ang guild leader nila ay walang kasing anim na epic item sa kanya. Sa karamihan, mayroon siyang halos tatlo. Masyadong bihira ang mga epic na item. Kahit na ang mga Grand Lord ay bihirang ihulog ang mga ito. Kaya naman, hanggang ngayon, dalawa lang ang epic item niya. Gayunpaman, marami sa mga upper echelon ng guild ang labis na naiinggit sa kanya. Sa dalawang epic item, ang isa ay isang sandata habang ang isa ay isang pares ng sapatos. Nakuha niya ang sapatos sa isang hindi inaasahang pagkikita. Gayunpaman, ang pagtatagpo na iyon ay nagdulot sa kanya ng isang antas at maraming pagsisikap. Tungkol sa sandata, ibinigay ito ng guild sa kanya dahil sa kanyang katayuan bilang pinakamataas na henyo ng guild. Kahit na ang isang henyo tulad ng Cold Autumn ay hindi nakatanggap ng isang epic item. Gayunpaman, may anim na epic item si Xia Feng. Kahit sino ay magtatanong sa bagay na ito. Nagdududa ka ba sa paghatol ng matandang ito? Hindi napigilan ni Yuan Tixen na mapatingin sa Purple Jade. Bagamat hindi siya tugma para sa maliit na babae sa mga tuntunin ng potensyal, maaari siyang magrank sa nangungunang limang sa guild pagdating sa paghusga sa kalidad ng item. Anim na epic item. Ito ba ang sekreto sa lakas ng Black Flame? Habang tahimik na pinagmamasdan ni Purple Jade si Xia Feng na papalapit, ang kanyang kalooban na harmony ng lalaki sa isang away ay agad na napatay. Ang mga gumamit lang ng epic item ang nakakaalam ng kanilang lakas. Kung ang dalawang mandirigma ay may halos pantay na pamantayan ng labanan, ang isa na may anim na epic ay Yerokon, ang isa na may dalawa lamang. Higit pa rito, ang kanyang mga pamantayan ay mas mahina kaysa kay Xia Feng. Sa pamamagitan ng paghamon sa kanya ngayon, hihingi lang siya ng pambubugbog. Pagkaupo ni Xia Feng at bago magsalita si Yuan Tixen, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang guild. Na-promote na ang Stone Forest Town bilang Intermediate Town. Kabanata 1105. Napatulala si Yuan Tixen matapos niyang basahin ang mensahe. Isang Intermediate Town. Bagamat nakuha ng Secret Pavilion ang maraming bayan, lahat sila ay malayo pa sa pagiging Intermediate Towns. Tito Yuan, anong nangyari? Curious na tanong ni Purple Jade nang mapansin niya ang mahabang katahimikan ni Yuan Tixen sa kabila ng pagdating ni Xia Feng.
Sa wakas ay nag-react si Yuan Tixan, ibinalik ang kanyang tingin kay Xia Feng na may naguguluhan na tingin. Nang maisip niya na nabunyag na niya ang lahat ng sekreto ni Zero Wing, naramdaman niyang parang wala siyang alam tungkol sa guild. Wala ba talagang background si Zero Wing gaya ng naisip niya? Hindi sumagot si Yuan Tixan sa tanong ni Purple Jade. Sa halip, ngumiti siya kay Xia Feng at sinabing, "Dapat talaga kitang batiin, Guild Leader Black Flame. Hindi mo lang natalo ang Blackwater, ngunit na-promote mo rin ang Stone Forest Town bilang isang intermediate town." Bagamat ngumiti si Yuan Tixan, sa loob-loob niya, labis siyang nadismaya. Ngayong si Zero Wing ang namuno sa isang intermediate town, wala siyang pagpipilian kundi ang bigyan ng higit na kahalagahan ng guild. Ang isang intermediate town ay sumasakop ng mas maraming lupain kaysa sa isang basic town. Mayroon din itong higit pang mga tampok. Kung tinawag ng isang tao ang Stone Forest Town bilang isang bundok ng ginto noong ito ay isang basic town, kung gayon bilang isang intermediate town, ito ay isang brilyante na bundok. Isinasantabi ang kalapitan ng Stone Forest Town sa Stoneclaw Mountains, ang battle arena nito lamang ay maaaring kumita ng malaking halaga ng Zero Wing. Higit pa rito, maraming kumpanya ang gustong magbukas ng sarili nilang mga virtual na tindahan sa bayan. Dati, ang Stone Forest Town ay kasing halaga ng 4 o 5 basic towns. Ang bayan ay umakit ng maraming kumpanya. Sa kasamaang palad, ang presyo ng hinihingi ng Zero Wing ay masyadong mataas, na naging sanhi ng pagkahiya ng marami sa mga kumpanyang ito. Gayunpaman, ngayong ang Stone Forest Town ay naging intermediate town, kahit isang tanga ay makikita ang halaga nito. Malamang, ang mga nakaraang kondisyon ng Zero Wing ay hindi na makakapigil sa mga pamumuhunan ng mga kumpanya. Toon-tonelada ng mga kumpanya ay tiyak na handang mumuhunan sa bayan anuman ang gastos. Sa ngayon, ang Zero Wing ay hindi nagkulang sa mga coins, credits, o mga manlalaro. Nakuha pa nito ang prestihiyo nito. Ang kinabukasan ni Zero Wing ay walang limitasyon sa puntong ito. Ang mga kondisyon na inihanda niyang ialok ng Zero Wing ay malamang na hindi gaanong interesado sa guild ngayon. Salamat, magalang na sagot ni Xia Feng. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagpatuloy, "Kung pumunta ka para bumili ng Magic Tower design, ikinalulungkot kong sabihin na walang intensyon si Zero Wing na ibenta ito. Guild Leader Black Flame, biro mo. Ang Secret Pavilion ay sumuko na sa pagbili ng disenyo. Sa halip, kapalit ng pagtatayo ng isang Magic Tower para sa amin, gusto naming mag-alok sa iyo ng mga may mataas na potensyal na lupain sa 5 pangunahing lungsod, bawat isa ay may populasyon ng mga manlalaro sa milyon-milyon." "Paano naman?" tanong ni Yuan Tixan. Matapos pag-isipan ang sitwasyon, sa halip na subukang makuha ang Magic Tower design, pipiliin niya ang susunod na pinakamagandang bagay. Gayunpaman, nang marinig ito ni Purple Jade, nagulat siya. "Gaano kahalaga ang mga malalaking lungsod na may mataas na potensyal na lupain, eksakto? Nabili na ng iba't ibang malalaking guild ang mga lupain ito. Imposible silang makabili sa isang makatwirang presyo, ngunit nag-alok pa lang si Yuan Tixan ng 5 sa mga land para sa isang Magic Tower. Medyo nakakatukso ang offer mo." "Gayunpaman, kailangan kong tumanggi," sagot ni Xia Feng, umiling-iling. Ang 5 kapirasong lupa na ito ay madaling nagkakahalaga ng 30 o 40,000 ginto sa kabuuan sa sandaling ito. Bukod dito, ang kanilang halaga ay walang alinlangan na tataas sa paglipas ng panahon. Kahit na inupahan niya ang mga lupaing ito, sa halip na gamitin mismo ang mga ito, maaari siyang kumita ng malaking halaga. Gayunpaman, ang kanyang Magic Tower design ay mayroon na lamang 2 gamit na natitira. Sa kanila, pumayag siyang magreserba ng 1 para sa bayan ng mga simula. Kahit na ipagpalit niya ang natitirang Magic Tower para sa 5 may mataas na potensyal na lands, hindi masyadong mapapakinabangan ng trade ang Candlelight Trading Firm. Ang diretsyong pagtanggi ni Xia Feng ay nagulat kay Yuan Tixan at Purple Jade. Ang pagkuha ng 5 kapirasong lupa na ito ay katumbas ng pagkakaroon ng karagdagang 5 milyong customer. Kahit na ang guild leader ng Super Guild ay huminto para isaalang-alang ang ganoong alok, ngunit tinanggihan ito ni Xia Feng nang hindi kumukurap.
Nagsimula pa ngang magtaka si Purple Jade kung talagang naiintindihan ni Xia Feng ang halaga ng mga land na ito. Bakit pa niya tatanggihan ang alok? Maaari ko bang malaman kung gaano kalaki ang gusto ng Guild Leader Black Flame para sa isang tore? Tanong ni Yuan Tiexan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Desidido ang Secret Pavilion na makuha ang Magic Tower. Ang Guild Leader ay partikular na inulit ito sa kanilang mga pag-uusap. Gusto ko ng mga lupain sa mga lungsod na ito. May kabuuang 20 lokasyon. Naniniwala ako na ang Secret Pavilion ay dapat na may kakayahang makuha ang mga ito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Xia Feng ang isang listahan ng ilang menor de edad na lungsod ng NPC. Karamihan sa mga lungsod na ito ay may populasyon na mas mababa sa 100,000 na may ilan na mas mababa sa 30,000. Nagkalat din ang mga lungsod na ito, sumasaklaw sa 11 kaharian at 2 imperyo. Ito. Nang marinig ni Yuan Tiexan na gusto ni Xia Feng ng 20 lote ng lupa, halos isumpa niya ang lalaki. Gayunpaman, nang basahin niya ang listahan at napansin na ang lahat ng mga pangalan ay kabilang sa mga menor de edad na lungsod, siya ay natigilan. Kahit na idagdag niya ang lahat ng populasyon ng manlalaro ng mga lungsod, ang kabuuan ay wala pang 2 milyon. Bukod dito, ang mga lupain sa mga locos yung ito ay walang gaanong potensyal. Hindi niya maari kung ano ang tumatakbo sa isip ni Xia Feng. Gayunpaman, magandang balita ito para sa Secret Pavilion. Guild Leader Black Flame, ito lang ba ang gusto mo? Tanong ni Yuan Tiexan. Nag-alinlangan siya na napakamapagbigay ni Xia Feng. Siyempre hindi. Gusto ko pa rin ng 20,000 gold construction fee. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Yuan Tiexan, walang pagpipilian si Xia Feng kundi magpahayag ng mas makatwirang presyo. Sa totoo lang, medyo mataas ang presyo niya. Maging si Xia Feng ay naisip na nililigawan niya ang Secret Pavilion. Bagamat hindi masyadong mahal ang 20 kapirasong lupa na ito, nagsilbi ang mga ito ng isang mahusay na layunin. Gayunpaman, kahit na gusto niyang bilhin mismo ang mga lupang ito, hindi niya magawa. Sinakop na sila ng ibang malalaki at maliliit na guild. Ang mga guild na ito ay makikibahagi lamang sa land sa isang makatwirang presyo kung ang isang pag-iral tulad ng Secret Pavilion ay kumilos. Noong nakaraan, ang mga lungsod ng lupaing ito ay kilala bilang Golden Cities. Nakuha ng mga lungsod na ito ang pangalang iyon dahil sa kanilang kalapitan sa matataas na antas na mga mapa na nagbigay ng Diamond Wood. Ang Diamond Wood ay isang bihirang uri ng kahoy sa God's Domain. Ito ay partikular na ginamit upang makagawa ng mga bangkang may mataas na ranggo. Kahit na ginamit ang Diamond Wood upang makagawa ng common speedboat, ang mga pamantayan ng bangka ay halos nasa parehong antas ng bronze speedboat. Kaya naman, ang Diamond Wood ay naging napakapopular sa iba't ibang malalaking guild at seafaring adventurer team. Sa kasamaang palad, ang Diamond Wood ay napakabihirang. Maraming kaharian at imperyo ang kulang sa mga mapa na nagbibigay ng kahoy, kabilang ang Starmoon Kingdom. Ngayong mayroon na siyang sariling medium shipyard, kailangan niyang maghanda. Noong nakaraan, hindi siya nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Ngayong nasa harap na niya ang pagkakataon, paano niya ito palalampasin? Ang mga lupain sa mga lungsod na ito ay naibenta para sa astronomical na mga presyo sa panahon ng kanyang nakaraang buhay. Noon, 50,000 gold ang pinakamababa para makabili ng isang plot ng lupa. Hindi tulad ng mga ordinaryong materyales, hindi maiimbak ng mga manlalaro ang kahoy para sa paggawa ng mga bangka sa espasyo ng kanilang bag. Sa halip, kailangang dalhin ng mga manlalaro ang kahoy sa buong sukat nito. Bukod dito, kahit na ang kahoy ay umabot sa isang bayan o lungsod ng NPC, napakahirap pa ring dalhin ang kahoy sa huling hantungan nito. Siyempre, ang mga manlalaro ay maaaring gumamit ng mga teleportation array upang ihatid ang kahoy. Lamang, ang presyo ng teleporting ng isang solong log ay mas mataas kaysa sa teleporting isang player. Noong nakaraan, ang pinakakaraniwang paraan ng transportasyon ay mga karwahe ng transportasyon. Gayunpaman, magiging hanggal na maghatid ng isang log sa bawat biyahe. Kaya naman, ang mga manlalaro ay karaniwang nag-iimbak ng kahoy bago ito ihakot ng sabay-sabay.
Gayunpaman, hindi pinahintulutan ng mga bayan at lungsod ng NTC ang mga manlalaro na mag-iwan ng mga tambak na bagay sa mga lansangan. Kung may manggahas na gawin ito, ang kanilang mga gamit ay kukumpiskahin kaagad. Dahil dito, ang iba't ibang malalaking guild ay nangangailangan ng mga bodega upang mag-imbak ng mga materyales. Sa madaling salita, ang guild sa nakaraan ay gumastos ng 50,000 gold para bumili ng mga bodega para sa kanilang diamond wood. Kabanata 1106. Isang karagdagang 20,000 gold. Sa isang sandali, si Yuan Tiexan ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Sige. Gayunpaman, kapag nakapagbayad na kami, kailangan mong simulan kaagad ang pagtatayo ng Magic Tower. Bagamat ang 20 lupain ng lupa at 20,000 ginto ng mga menor de edad na lungsod ay bahagyang mas mahal kaysa sa 5 may mataas na potensyal na lupain sa mga pangunahing lungsod, ang halaga ng huli ay may mas malaking espasyo para lumago. Ayos lang. Kapag dumating na ang mga gawa para sa 20 loteng iyon ng lupa at ang 20,000 ginto, sisimulan na natin ang pagtatayo ng tore. Hindi inaasahan ni Shafeng na papayag si Yuan Tiexan sa kanyang mga kahilingan ng ganoon kabilis. Kahit na ang pagkuha ng mga land na iyon ay isang simpleng gawain para sa isang super guild, ang pagkolekta ng 20,000 gold ay hindi. Ang kakayahan ni Yuan Tiexan na sumang-ayon ay agad na nagpakita na ang 20,000 gold ay wala sa secret pavilion sa ngayon. Nagdulot ito ng panghihinayang kay Shafeng. Kung alam niya, hihingi sana siya ng 30,000 gold. Pagkatapos ng lahat, ang Super Guild ay walang alinlangan na mamumuhuna ng higit sa 20,000 ginto sa mga depensa ng isang bayan. Ang nag-iisang defense turret ay nagkakahalaga na ng 7,000 gold, halos kapareho ng presyo ng pagtatayo ng Magic Tower kung ito ay ginawa ng isang Master Lifestyle player. Samantala, ang isang guild ay mangangailangan ng hindi bababa sa 4 na defense turrets upang ipagtanggol ang isang bayan ng sapat. Sa kasamaang palad, ang 4 na defense turrets ay hindi kasing kakayahan ng isang Magic Tower. Kasunod nito, nilagdaan ni Shafeng at Yuan Tiexan ang isang kasunduan na nagsasaad na makukumpleto ng secret pavilion ang bahagi nito sa deal sa loob ng 2 araw. Sa puntong iyon, kakailanganin ng Zero Wing na magtayo ng Magic Tower sa Ice Crystal Town sa loob ng 2 araw. Nagulat si Shafeng nang makita niya ang pangalan ng Ice Crystal Town. Hindi niya akalain na sakupin ng secret pavilion ang bayan. Ang Ice Crystal Town ay isang border town sa timog kanlurang rehiyon ng Firewing Empire. Ang bayan ay orihinal na kabilang sa isang madilim na puwersa, at ang karamihan sa mga NPC ng bayan ay tier 2. Mayroong kahit ilang tier 3 napits na namamahala sa bayan. Maging ang Firewing Empire ay kailangang pag-isipang mabuti ang mga aksyon laban sa bayan. Gayunpaman, ang bayang ito ang mismong dahilan kung bakit sumuko ang Firewing Empire sa pagpapalayas sa madilim na puwersa sa lugar. Maaari lamang isipin ng isa kung gaano kahirap para sa mga manlalaro na salakayin ang bayan. Bagamat mukhang ordinaryo ang Ice Crystal Town, ito ang pinakamalapit na bayan sa neutral na mapa, ang Sunset Mountain Range. Bilang isang neutral na mapa, ang Sunset Mountain Range ay hindi nahulog sa ilalim ng impluwensya ng anumang kaharian o imperyo. Ang mapa ay halos kalahati rin ng laki ng isang kaharian. Dahil wala pang kaharian o imperyo ang nakabuo ng mapa, ito ay may mas maraming mapagkukunan kaysa sa iba't ibang kaharian at imperyo. Bukod dito, maraming lahi ang naninirahan sa mapa na iyon. Kung wala ang maraming mga paghihigpit na karaniwang matatagpuan sa mga kaharian at imperyo, maraming madilim na puwersa ang madalas na nagpapatakbo sa mapa. Ang mga manlalaro ay makakahanap din ng mga item doon na hindi magagamit sa mga kaharian at imperyo. Nakalulungkot, hindi makapag-teleport doon ang mga manlalaro. Maaari lamang silang maglakbay sa mapa sa kanilang sariling kapangyarihan. Ang katanyagan ng Ice Crystal Town sa mga manlalaro ay walang alinlangang malalampasan ng Stone Forest Town kung may makakakuha nito. Ang pagpapayunir sa Sunset Mountain Range ay magiging maginhawa para sa isang guild. Gaya ng inaasahan sa Secret Pavilion. Talagang nagawa nitong masecure ang Ice Crystal Town nang maaga sa laro. Medyo naiinggit si Shafeng.
Ang populasyon ng manlalaro ng Firewing Empire ay lumampas sa Star Moon Kingdom ng maraming beses. Para sa mga manlalaro, ang tanging atraksyon ng Stone Forest Town ay ang Stoneclaw Mountains. Gayunpaman, ang regional dungeon ay may level 50 na limitasyon. Kapag lumampas na sa limitasyong iyon ang mga pangunahing manlalaro, mawawala ng apela ang bayan. Sa kabilang banda, ang limitasyon ng Sunset Mountain Range ay nasa pagitan ng level 50 at 120. Ang Ice Crystal Town ay magiging sikat sa Firewing Empire sa mahabang panahon. Kung ang isang magic tower ay itinayo sa bayan, madali itong makakuha ng 3 hanggang 5 beses na mas maraming manlalaro kaysa sa Stone Forest Town. Gayunpaman, hindi naisip ni Xia Feng ang bagay na iyon. Nagsisimula pa lamang si Zero Wing sa tamang landas. Paano ito posibleng makipagkumpetensya sa isang matatag na guild tulad ng Secret Pavilion? Bukod dito, nakakuha siya ng malaking halaga sa pamamagitan ng transaksyong ito. Kaya lang, hindi niya agad makikita ang kita. Kapag ang kanyang shipyard ay opisyal na nagbukas para sa negosyo, ang 20 plot ng lupa ay magsisimulang ipakita ang kanilang tunay na halaga. Ang mataas na antas ng mga mapa malapit sa mga menor de edad na lungsod ay hindi pa binuo. Wala pang nakapansin sa pakinabang ng paggawa ng mga bangka na may bihirang kahoy, alinman. Ngayon ang perpektong oras upang bumili ng diamond wood ng maramihan. Kapag nakapagsanay na siya ng sapat na mga manlalaro ng lifestyle, makakaipon na siya ng sapat na diamond wood para makagawa ng mga bangka. Kasunod nito, nagpaalam si Xia Feng kina Yuan Tixen at Purple Jade. Teleportation Hall ng White River City, isang patuloy na stream ng mga independenteng manlalaro ang nagteleport sa White River City. Sa kanila, marami ang agad na nagsimulang magtanong tungkol sa Zero Wings Residence, lahat sila ay nagnanais na sumali sa sikat na guild. Big Sis Rain, ito ba talaga ang White River City? Tanong ni Blue Phoenix, na nakasuot ng black cloak, habang pinagmamasdan ang paligid. Ang mga elite na manlalaro ay gumala sa buong teleportation hall. Naroon din ang mga miyembro ng maraming malalaking guild. Sa kanila, walang kakulangan sa level 39 at level 40 na mga eksperto. Samantala, sa labas ng teleportation hall, maraming manlalaro ang nagtitinda ng kanilang mga paninda at ang kanilang mga gamit ay kahanga-hanga. Pagbebenta ng level 35 secret silver plate armor chest piece. Hanapin ako para sa isang pribadong chat kung interesado. Pagbebenta ng level 40 mysterious iron weapon. Ang mga magic crystal lang ang tinanggap bilang bayad. Sa panunood ng mga manlalaro na nagbebenta ng mga armas at kagamitan sa kalye, nagtaka ang Blue Phoenix kung nagteleport sila sa maling lugar. Sa yugtong ito ng laro, parehong level 35 secret silver equipment at level 40 mysterious iron weapons ay itinuturing na mataas na kalidad na mga item. Kahit sa mga imperyo, kakaunti ang mga manlalaro na kusang ibenta ang mga ito, ngunit napakaraming mga manlalaro ang ginawa iyon sa White River City. Ito ay simpleng hindi maisip. Samantala, ang iba't ibang pangkat ng adventurer na naruroon ay ang pinaka nakakagulat. Maraming mga adventurer team ang nag-recruit ng mga miyembro para magtungo sa Twin Towers Kingdom. Ang pinakamababang kinakailangan para makasali sa mga pangkat na ito ay ang level 39 at isang buong set ng level 35 secret silver equipment. Kinailangan din ng mga aplikante na maabot ang ika-4 na palapag ng trial tower. Ang mga manlalaro na nakamit ang mga pamantayang ito ay ituring na mga eksperto sa isang malaking guild. Medyo nagulat din si Phoenix Rain. Kahit sa Star Moon City, hindi niya na-encounter ang ganoong kabalang eksena. Ito ang unang pagkakataon na narinig o nakita niya ang isa sa mga pangunahing lungsod ng isang kaharian na nalampasan ang kabisera. Matapos umalis sa teleportation hall, mabilis na napansin ng Phoenix Rain ang isang malaking bilang ng mga advanced na karwahe na gumagalaw sa mga lansangan. Hindi naging madali ang pagpupugay sa isang karwahe dahil sa napakaraming manlalaro na nakikipaglaban para sa kanilang sarili. Bakit nandito si Yuan Tixen?
Nang malapit nang umakyat si Phoenix Rain sa isang advanced na karwahe at tumungo sa Candlelight Trading Firm, natuklasan niya ang dalawang manlalaro sa ibabaw ng mounts na huminto bago ang pasukan ng teleportation hall. Parehong nakasuot ng black cloaks ang lalaki at babae. Bagamat pinipigilan ng mga balabal na makita ng iba ang kanilang mga ID at antas, dahil hindi itinago ng dalawa ang kanilang mga hitsura, madaling makilala ng mga nakakakilala sa kanila. Ito ay totoo lalo na para sa Phoenix Rain. Nang makita ni Phoenix Rain si Yuan Tiexan na nagmamadaling pumasok sa teleportation hall, nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Yuan Tiexan ay isa sa mga upper echelon ng Secret Pavilion. Isa pa nga siya sa mga pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ng guild leader. Napakakaunting mga bagay ang nangangailangan ng personal na pagbisita mula sa kanya. Ang tanging naiisip niyang dahilan na hihingi ng atensyon ni Yuan Tiexan ay si Zero Wing. Ilang sikreto mayroon ang Zero Wing. Hindi napigilan ni Phoenix Rain na ipakita ang mapait na ngiti. Kasunod nito, inalis ni Phoenix Rain ang iniisip habang papunta siya sa Candlelight Trading Firm. Ilang sandali pagkaalis ni Yuan Tiexan, tinawagan ni Xia Feng ang melancholic smile para salubungin siya. Sa dalawang disenyong binitawan ni Lancelot, ang isa ay disenyo ng bayan, habang ang isa ay para sa disenyo ng transportasyon. Kabanata 1107. Mahigit 20 advanced forgers at engineer ang nakatayo sa loob ng isa sa mga espesyal na forging room ng Candlelight. Ang mga manlalaro ng advanced na pamumuhay ay dumating sa tawag ni Xia Feng. Bilang mga manlalaro ng advanced na pamumuhay, sila ay lubos na pinahahalagahan at may matataas na katayuan sa alinmang guild. Gayunpaman, nang pumasok sa silid ang 20 dagdag na manlalaro ng advanced na pamumuhay, tumahimik silang lahat, ganap na nakatuon sa sinaunang disenyong nakalat sa mesa. Guild leader, ito ay... Pinunasan ng melancholic smile ang kanyang mga mata, hindi nangangahas na maniwala sa kanyang nakita. Ang advanced transport carriage. Maaaring walang gaanong gamit ang mga ordinaryong manlalaro para sa item na ito, ngunit sa isang manager ng isang trading firm, ito ay hindi kapani-pani walang mahalaga. Para sa kanya, ang advanced transport carriage ay mas mahalaga kaysa sa bronze engineering locomotive. Hindi lamang maaaring maghatid ang advanced transport carriage ng malaking grupo ng mga manlalaro, ngunit maaari rin itong magdala ng mas maraming kalakal kaysa sa mga ordinaryong karwahe na ibinebenta ng mga NPC. Maraming mahahalagang item sa God's Domain ang hindi ma-store sa bag space ng player. Ang mga manlalaro ay kinakailangang magdala ng mga bagay na iyon ng mag-isa. Ang mga karwaheng NPC na ibinebenta o nirentahan ay maaari lamang suportahan ang ilang mga manlalaro. Kahit na ang isang tansong karwahe ay maaari lamang magdala ng 5 tao sa isang pagkakataon. At habang ang isang bronze carriage ay maaaring magdala ng maraming item sa espasyo ng bag nito, maaari lamang itong magdala ng maksimum na 10 item na hindi maiimbak sa isang bag space. Pinakamahalaga, ang mga karwahe na ito ay maaari lamang maglakbay sa mga opisyal na ruta ng kalakalan na lubos na naglilimite sa kanilang paggamit. Ang mga transport carriage, gayunpaman, ay naiiba. Bilang mga item na ginawa ng manlalaro, wala silang maraming paghihigpit sa kalsada. Ang basic transport carriage ay maaari nang humawak ng hanggang 10 manlalaro. Bilang karagdagan, ang espasyo ng bag nito ay mas malaki kaysa sa NPC bronze carriages, at maaari itong magdala ng hanggang 30 bagay na hindi bag. Mas mabilis din. Karaniwan, ang mga bagay na hindi bag ay napakahalaga, hindi alintana kung ang mga item ay para sa isang NPC o ibenta sa ibang mga manlalaro sa ibang lugar. Ang paghahatid ng mga naturang kalakal ay ang pinakamadaling paraan upang kumita. Ipaglalaban pa nga ng mga manlalaro ng merchant ang mga basic transport carriages kung available ang mga ito sa market, lalo na ang advanced transport carriages. Ang advanced transport carriage ay maaaring magdala ng hanggang 20 tao. Hindi na kailangang sabihin, ang espasyo ng bag nito ay mas malaki kaysa sa bronze carriage. Maaari din itong magdala ng hanggang 60 bagay na hindi bag. Kung tungkol sa bilis nito, maaari itong makipagkompetensya sa mysterious iron mounts.
Kung ang Candlelight Trading Firm ay maaaring gumamit ng advanced transport carriages, kahit na hindi sila nagbebenta ng mga produkto at nakatutok sa logistic, maaari silang gumawa ng malaking halaga. Kaya naman, paano napigilan ng melancholic smile ang kanyang panonibig? Nakita mo na ang disenyo para sa iyong sarili. Umaasa ako na mabilis mong simulan ang paggawa ng mga ito. Tulad ng para sa pangunahing material, susubukan kong mag-isip ng isang paraan upang makuha ang kailangan mo. Sa ngayon, simulan ang paggawa ng alinmang bahagi na maaari mong gawin, bili ni Xia Feng, na natatawa sa mga natatarantang ekspresyon ng lahat. Bagamat kamangha-mangha ang advanced transport carriage, ang mga kinakailangang materyales nito ay napakabihirang. Maaaring makuha ng Candlelight Trading Firm ang karamihan sa mga kinakailangang materyales, ngunit ang pangunahing material, green ebony, ay napakahirap makuha. Maging si Xia Feng ay naiisip lamang ng ilang lugar na gumawa ng kahoy na ito. Bukod dito, ang mga lokasyong ito ay lahat ng napakataas na antas ng mga mapa. Kahit na ang pinakamababang leveled na lokasyon ay isang level 60 na mapa na tinatawag na Crying Ghost Ridge. Sa kasamaang palad, ito ay isang neutral na mapa, isang ipinagbabawal na lupain para sa mga kasalukuyang manlalaro. Tanging ang mga manlalaro ng tier 2 ang maglalakas loob na gumiling doon. Gayunpaman, para sa advanced transport carriages, nilayo ni Xia Feng na maglakbay. Kung mayroon siyang transport carriages, maaari niyang buksan ang mga ruta ng kalakalan mula sa Stone Forest Town patungo sa ibang mga bayan ng NPC nang mas maaga kaysa sa kanyang naplano. Kasunod nito, pina-research ni Xia Feng ang mga manlalaro ng advanced lifestyle sa mga bahagi ng advanced transport carriage, habang inutusan niya ang melancholic smile na manatili. Pagkaalis ng iba, tumingin si Xia Feng sa melancholic smile at nagtanong, ano ang sitwasyon sa Blackwater at Heavenly Trading Firms? Bago ang digmaan, parehong nakipagdigma ang Blackwater at Heavenly Trading Firms sa Candlelight, umaasang itulak ang Candlelight palabas sa merkado ng Stormoon Kingdom habang binabawasan nila ang pinansyal na lakas ng Zero Wing. Ngayon na ang Blackwater at Heaven's Burial ay nakaranas ng napakalaking pagkatalo, ang dalawang guild ay gagawa ng ilang uri ng aksyon. Ito ay totoo lalo na dahil ang Zero Wing ay nangangailangan ng pera. As you've guessed, binawasan na naman nila ang kanilang mga presyo. Ibinaba nila ang mga presyo ng kanilang light stone sa partikular. Sa ngayon, ibinebenta nila ang bawat light stone sa halagang 30 copper lang. Hindi na nila sinusubukang i-cover ang production cost nila ngayon, dahan-dahan ang ulat ng melancholic smile. Para sa mga kasalukuyang manlalaro, ang light stones ay isang kailangan na item. Sila rin ang pinakamapagkumpetensyang produkto ng Candlelight Trading Firm. Ngayong ibinaba na ng Blackwater at Heavenly Trading Firms ang kanilang mga presyo sa 30 copper, makikita ng isa kung gaano kinasusuklaman ng dalawang trading firm ang Candlelight. Sa 30 copper, hindi man lang mabayaran ng Blackwater at Heavenly ang kanilang mga gastos sa produksyon. Gayunpaman, maaari pa rin kumita ang Candlelight Trading Firm dahil sa kanilang maraming advanced forgers. Bilang karagdagan, dahil sa mga espesyal na forging room, malalakas na apoy, at iba pang mga tool sa suporta, ang halaga ng produksyon ng Candlelight para sa light stones ay 20 copper lamang. Dahil gusto nilang maglaro, patawarin natin sila hanggang sa huli. Ibenta ang light stone sa halagang 25 copper bawat isa. Magsisimula na rin kaming magbenta ng exotic stamina potions. Si Xia Feng ay walang naramdamang partikular sa sitwasyong ito. Matagal na niyang pinaghandaan ang araw na hindi na kumikita ang light stones. Pagkatapos ng lahat, ang light stones ay isang karaniwang produkto sa domain ng Diyos. Kontento na siya sa yaman na nakuha niya sa kanila. Samantala, iba naman ang exotic stamina potion na ilulunsad niya. May eksklusibong karapatan ng Candlelight sa recipe ng exotic stamina potion. Ang presyo nito ay nasa loob din ng mga budget ng ordinaryong manlalaro. Ito ay talagang isang dapat may geyuma. Ang pinakamahalaga, ang potion na ito ay magiging popular sa mga nagtitipo na manlalaro. Isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga manlalaro sa God's Domain ay ang pangangalap ng mga hilaw na materyales.
Gayunpaman, ang mga manlalaro ay kumunsumo ng mas maraming stamina kapag nagtitipon ng mga materyales kaysa sa mga laban sa boss. Bukod dito, mas bihira ang isang material, mas maraming stamina ang kumokonsumo ng mga manlalaro. Nagresulta ito sa madalas na sapilitang pahinga at limitadong oras ng pagtitipon. Sa sandaling inilabas nila ang exotic stamina potion, tumanggi si Xia Feng na maniwala na ang mga manlalaro, na mas gustong mangalap ng mga materyales kaysa makipaglaban sa mga halimaw, ay papasa sa bagong produktong ito. Aayusin ko kaagad. Tuwang-tuwa na tumanggo si Melancholic Smile. Nairita siya sa mga aksyon ng Blackwater at Heavenly Trading Firm. Ngayong ilulunsad na nila ang exotic stamina potion, gusto niyang makita kung paano nagplano ang dalawang trading firm na iyon na makipagkompetensya sa Candlelight. Kasunod nito, muling inayos ng Melancholic Smile ang layout ng bulwagan sa unang palapag ng Candlelight Trading Firm, na nagsiset up ng counter na partikular para sa exotic stamina potion. Ang bagong counter ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming manlalaro. Leader, tumingin ka dyan. Mukhang naglunsad ng bagong produkto ang Candlelight. Pumunta tayo at tingnan. Kaagad, isang malaking pulutong ang nagtipon sa paligid ng bagong counter ng unang palapag. Kalokohan! Hindi ba't medyo nakakamangha ang potion na ito? Makakabawi talaga ito ng stamina. Kabanata 1108. Nang mabasa ng madla ang paglalarawan ng exotic stamina potion, kitang-kita ang panonibig sa kanilang mga mata. Bilang isa sa mga pangunahing nakatagong katangian, ang stamina ay gumanap ng malaking papel sa pang-araw-araw na buhay ng mga manlalaro. Gayunpaman, ito ay napakalimitado. Leader, naka-jackpot tayo sa pagkakataong ito. Ang stamina potion na ito ay perpekto para sa Silent Swamp. Sa gayuma na ito, hindi tayo magkakaroon ng anumang problema sa pag-abot sa kaibuturan ng latian. Bulalas ng isang level 38 berserker sa pamamagitan ng kanyang team chat. Bakit ka ba nagmamadali? Tingnan muna natin ang presyo. Kung ito ay masyadong mahal, mas gugustuhin kong manatili sa Podjiling sa panlabas na rehiyon ng latian, sagot ng isang level 39 shield warrior. Gayunpaman, kahit na ang kanyang tono ay walang malasakit, ang pag-asa ay sumilay sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, umaasa siya na masyadong mahal ang exotic stamina potion. Ang Silent Swamp ay isang level 40 hanggang level 50 na mataas na mapagkukunang mapa. Gayunpaman, dahil ang mapa na ito ay isang swamp, ang mga manlalaro ay kumunsumo ng maraming stamina habang gumagalaw dito. Bukod dito, ang mas malalim na nakipagsapalaran sa latian, mas maraming stamina ang kanilang natupok. Kaya naman, iniiwasan ng iba't ibang malalaking guild na magpadala ng mga miyembro doon para mag-level up. Nagbigay ito ng magandang pagkakataon para sa mga independenteng manlalaro na tulad nila na kumita ng pera at mabilis na mag-level up. Dati, sa unang paglalakbay ng kanilang koponan sa Silent Swamp, natuklasan nila na ang mapa ay isang lupain ng mga kayamanan. Madalas silang nakatagpo ng mga bihirang mineral at halamang gamot. Bagamat maraming mga halimaw doon, kung mag-iingat ang isa, makakaalis sila ng may malaking ani. Sa kasamaang palad, sa panahong ito, mas maraming manlalaro ang tumungo sa Silent Swamp, na naging dahilan upang bumagsak ang kanilang kita mula sa panlabas na lugar ng swamp, ngunit hindi sila maaaring makipagsapalaran sa panloob at pangunahing mga rehiyon dahil ang kanilang pagkonsumo ng stamina ay magiging masyadong matindi. Kung makatagpo sila ng mga halimaw na halos maubos na ang stamina, walang alinlangang madaranas sila ng team wipe. Gayunpaman, kung sila ay kumuha ng masyadong maraming mga pahinga, hindi sila makakarating, at ang kanilang ani ay magiging maliit. Kung magagamit nila ang exotic stamina potion na ito, maaabot nila ang core ng swamp at ang masaganang mapagkukunan nito. Sa oras na iyon, ang kanilang kita sa araw-araw ay tataas. Ang kanilang koponan ay makakaipon din ng sapat na pera upang masangkapan ang lahat ng may mounts. Sa panahong iyon, kikitain nila ang inggit ng iba pang mga pangkat ng adventurer. Dahil ang level 39 shield warrior na ito ay abala sa kanyang mga iniisip, ang iba pang mga independenteng manlalaro na nakapalibot sa counter ay nagkalkula ng kanilang sariling mga potensyal na pakinabang at pagkalugi. Tignan mo dali.
Wala na ang pre-sale price. Naglista ba ng maling presyo ang Candlelight? Dapat may mali. Paano magiging ganito kamura ang exotic stamina potion? Napasigaw ang mga manlalaro sa hall sa gulat nang makita nila ang pre-sale price. Ang mana mixture na ibinebenta ng Blackwater at Heavenly Trading Firms ay may tagal lamang na 2 oras. Ang exotic stamina potion naman ay tumagal ng 10 oras. Bukod dito, hindi katulad ng mana mixture, na tumaas lamang ng maximum na mana ng user ng 10%, ang exotic stamina potion ay nagpapataas ng maximum stamina ng user ng 10% at tumaas ng stamina recovery rate ng 80%. Ang isang exotic stamina potion ay halos katumbas ng 5 mana mixtures, ngunit nagkakahalaga lang ito ng 10 silver coins bawat bote. Ito ay mas mura kaysa sa mana mixture. Paano sila maniniwala dito? Gayunpaman, kahit na makalipas ang ilang oras, hindi binago ng NPC na namamahala sa counter ang presyo. Ang sitwasyong ito ay nagpabaliw sa lahat habang sila ay humihingal at nakatitig sa timer ng benta ng exotic stamina potion. May 30 minuto bago mabenta ang exotic stamina potion. Gayunpaman, wala sa mga manlalarong ito ang nagpakita ng anumang indikasyon ng paglayo sa counter. Pumila sila at naghintay ng bentahan ng Geyuma. Nakipag-ugnayan din sila sa kanilang partido at mga miyembro ng koponan ng palihim upang makakuha ng mas maraming pera. Habang patuloy na inaabisuhan ng mga manlalaro ang iba tungkol sa exotic stamina potion, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa potion. Kaagad, nagdulot ito ng kaguluhan sa White River City. Sa pagtitipon ng mga manlalaro at manlalaro na gumugol ng mahabang panahon sa larangan ng pakikipagsapalaran, ang exotic stamina potion ay isang kaloob ng Diyos. Ang exotic stamina potion. Hindi ko inaasahan na magbebenta ng ganito ang Candlelight. Sa pamamagitan nito, hindi na tayo magkakaroon ng anumang problema sa mga sinaunang guho sa Twin Towers Kingdom. Magpadala ka agad ng isang tao upang bumili ng mga potion. Bumili ng marami hanggat kaya mo. Ang iba't ibang guild elite team na naghahanda na magtungo sa Twin Towers Kingdom ay agad na pumunta sa Candlelight Trading Firm pagkatapos matanggap ang balita. Ang medyo kalmadong Candlelight Trading Firm ay agad na umunlad sa negosyo. Samantala, nakaupo sa pahingahan sa 2nd palapag ng Candlelight Trading Firm, ang Phoenix Rain at Blue Phoenix ay nabigla sa sitwasyong ito. Big Sis Rain, ang Zero Wing ay kamanghamanghang. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap na ginawa namin sa pangangalap ng impormasyon, wala pa kaming nahanap na anumang mga item na may kakayahang makabawi ng stamina, ngunit ang Zero Wing ay malapit ng maglagay ng isa para ibenta. Bukod dito, ito ay napakamura. With this, Blackwater and Heaven's Burial must be growling in frustration, sabi ni Blue Phoenix, humahajijak habang pinagmamasda ng mga manlalaro na nakapila sa first floor hall. Maaaring bumili ng exotic stamina potion na tumagal ng 10 oras sa 10 silver coins lamang. Katumbas iyon ng pagbabayad ng 1 silver kada oras. Kahit ang mga ordinaryong manlalaro ay kayang bayaran ito. Ang mga ordinaryong manlalaro ay nakakuha ng limitadong kita. Bukod sa paggastos ng kanilang pera sa mga kinakailangang bagay, kung nais ng mga ordinaryong manlalaro na mag-level up ng mabilis o makakuha ng mas maraming damo at mineral, maaari silang bumili ng exotic stamina potion. Gayunpaman, kung binili ng mga manlalarong ito ang exotic stamina potion, wala silang anumang pera na gagastusin sa ibang lugar ng ilang sandali. Dahil dito, wala nang silbi ang pagbabawas ng presyo ng Blackwater at Heaven's Burial para makaakit ng mas maraming customer. Tumanggo bilang pagsang-ayon, sinabi ni Phoenix Rain, ang Zero Wing ay talagang lumakas ng gusto. Sayang naman at wala na tayong masyadong oras. Kung hindi, matutulungan nila akong manalo sa labanan sa Thunder Island. May 2 bagay siyang dapat pag-usapan kay Zero Wing sa pagkakataong ito. Itinuring ng una ang Dark Arena. Napagpasyahan na ang susunod na laban ng Azure Battle Team, at ito ay gaganapin bukas ng hapon. Kapag natapos na ang laban, mag-host ang Dark Arena ng malakihang auction. Batay sa kanyang narinig sa ngayon, ang lahat ng uri ng mahalaga at mahahalagang bagay ay ibebenta.
Ang pangalawang bagay ay itinuturing na Thunder Island. Sa kasalukuyan, mas tumitindi ang kompetisyon sa Thunder Island sa bawat araw na lumilipas. Mas maraming guild ang nagsimulang umabot sa Thunder Island. Sa katunayan, ginamit pa nga ng Nine Dragons Emperor ang impluwensya ng kanyang pamilya para sa bagay na ito. Bagamat ginamit niya rin ang impluwensya ng kanyang pamilya, marami pa rin siyang naharap na problema tungkol sa isla. Kaya naman, binalak niyang humiram ng ilan sa mga miyembro ng Zero Wing para tulungan siya. Habang nag-uusap ang Phoenix Rain at Blue Phoenix, pumasok si Xia Feng sa lounge. Napakalakas ng pang-aapi sa isip. Nagulat si Blue Phoenix nang sumama sa kanila si Xia Feng. Noon pa man ay curious siya tungkol sa lakas ng guild leader ng Zero Wing. Ngayong nakilala na niya ng personal ang lalaki, mukhang totoo ang mga chismis tungkol dito. Ang malakas na pang-aapi sa isip na naramdaman niya mula kay Xia Feng ay nagparamdam sa kanya na medyo nauseated. Sa halip na isang manlalaro, naramdaman ni Xia Feng na parang isang humanoid na halimaw. Ang Phoenix Rain, gayunpaman, ay hindi partikular na nagulat. Napanood niya ang video ng labanan ni Xia Feng sa Stone Forest Town. Kung hindi, hindi siya mag-abala sa isang personal na paglalakbay sa Candlelight Trading Firm. Maaari ko bang malaman kung bakit biglang hinihiling ng Phoenix Pavilion Master ang atensyon ko? Inihayag ba nila ang opisyal na petsa ng kompetisyon? Tanong ni Xia Feng pagkatapos umupo, nakangiti kay Phoenix Rain. Bagamat ang mga kalaban ng Azure Battle Team ay napagdesisyonan kanina, ang petsa ng kompetisyon ay naging isang misteryo. Ang kompetisyong ito sa Dark Arena ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa kanya. Habang mas maraming malalaking korporasyon ang nakibahagi sa Dark Arena, tataas ang taya sa bawat laban. Sa puntong ito, hindi dapat mahirap para sa isang nanalong koponan na lumayo na may 20,000 o 30,000 ginto. Para kay Zero Wing, na agarang nangangailangan ng pondo, ang Dark Arena ay isang napakahalagang pinagmumulan ng kita. Kalahating tama ka. Ang kompetisyon ay magaganap sa ganap na alas 10 ng gabi bukas sa Imperial na kabisera ng Flame Dragon Empire, sabi ni Phoenix Rain, na tumatawa. Nandito rin ako para manghiram ng 10 manlalaro mula sa Zero Wing. Kabanata 1109. Pahiram ng ilan sa ating mga manlalaro. Binigyan ni Xia Feng si Phoenix Rain. Ang Dragon Phoenix Pavilion ay isang super first-rate guild. Ang pavilion ay nagre-recruit ng malaking bilang ng mga miyembro bawat taon, at mayroon silang toneladang mga eksperto na pinangalagaan ng guild. Gayunpaman, ang parehong Dragon Phoenix Pavilion ay hinanap siya upang humiram ng lakas tao. Ito ay hindi maisip. Tama na. Nais kong humiram ng 10 tao upang tulungan ako sa isang gawain. Kapag natapos na ang gawain, babayaran kita ng 5,000 magic crystals. Kung mabaygo ang gawain, magbabayad ako ng 1,000 kristal. Of course, I will offer additional compensation if any deaths occur during my loan, nakangiting sabi ni Phoenix Rain habang tumango. Maaari ko bang malaman kung ano ang iniisip ng Guild Leader Black Flame tungkol dito? Karaniwan, kapag kumukuha ng mga eksperto upang tumulong sa isang paghahanap, ang pagbabayad ay nasa anyo ng alinman sa mga credit o coins. Ang isang ordinaryong eksperto ay gagastos lamang ng 1,000 gold sa pag-hire, habang ang mga eksperto sa tuktok ay nagkakahalaga lamang ng halos 100 gold. Samantala, nag-alok siya ng magic crystals bilang bayad. Ang mga magic crystal ay mas mahalaga kaysa sa coins. Ito ay isang mahirap na pera. Itinuring na ng iba't ibang malalaking guild ang mga magic crystal bilang isang madiskarteng mapagkukunan. Maaaring makabili sila ng 10 o 20 magic crystal mula sa mga independent adventurer team o maliliit na workshop, ngunit nang umakyat ang mga numero sa triple digit, halos imposibleng makahanap ng sapat sa merkado. Ang 5,000 magic crystal ay isang malaking halaga para sa anumang malaking guild. Ang ilang malalaking guild ay wala man lang napakaraming magic crystal sa kanilang mga bodega. Ngayon, sa pamamagitan ng pagpapahiram ng 10 eksperto nito, ang Zero Wing ay posibleng makakuha ng 5,000 magic crystals. Ito ay talagang isang mapang-akit na alok.
Phoenix Pavilion Master, maaari mo bang ihayag ang mga detalye ng gawain? Talagang natukso si Xia Feng matapos makinig sa alok. Bukod sa pagpapatakbo ng guild, ang layunin niya sa pagtatatag ng Zero Wing Workshop ay tumanggap ng mga komisyon. Gayunpaman, ang mga kahilingan tulad ng Phoenix Rain ay bihira. Ayos lang. Napakasimple ng gawain. Kailangan ko lang ang mga miyembro ng Zero Wing upang ipagtanggol ang isang sinaunang tore sa Thunder Island na pinipigilan ng sinumang makuha ito. Dahil ang Thunder Island ay isang napaka-espesyal na lugar, napakalimitadong bilang ng mga manlalaro ang maaaring pumunta doon sa bawat pagkakataon. Pagdating ng panahon, hindi na makakapagpadala ng maraming lakas tao ang ating mga kaaway. Magiging himala kung makakapagpadala sila ng 20 o 30 manlalaro. Hanggat ang mga miyembro ng Zero Wing ay nagtatanggol sa kanilang itinalagang tore hanggang sa makuha ng pangunahing puwersa ng pavilion ang isang halimaw na kampo, ang gawain ay magiging matagumpay, paliwanag ni Phoenix Rain pagkatapos pag-isipan ang bagay. Ang balita ng Thunder Island ay matagal nang kumalat sa mga superpower ng God's Domain. Ito ay hindi malaking sekreto. Sa kasalukuyan, upang makakuha ng mas malaking bahagi ng Thunder Island, ang iba't ibang superpower ay nagre-recruit ng mga katulong mula sa lahat ng dako. Ang ilan ay kumuha pa nga ng napakalakas na independenteng mga manlalaro. Ang lahat ng ito ay dahil sa kakaibang kondisyon para makuha ang Thunder Island. Ito ay hindi isang isyu na maaaring malutas sa isang malaking hukbo. Sa halip na dami, kailangan ng isa ang kalidad. Kaya naman, humihingi siya ng tulong kay Zero Wing. Ang Zero Wing ay mahusay na gumanap sa Dark Arena. Tiyak na kwalipikado ang mga miyembro nito na makilahok sa labanan sa Thunder Island. Bilang karagdagan, nakahanap siya ng maraming eksperto sa tuktok sa ibang lugar. Bagamat hindi niya maaaring sakupin ng exclusivo ang Thunder Island, hindi siya dapat magkaroon ng problema sa pagkontrol sa isang maliit na bahagi. Kapag natapos na ang unang skirmish, ang susunod niyang hakbang ay dahan-dahang labanan ang iba pang super guild. Isla ng Thunder. Agad na lumabas sa isip ni Xia Feng ang impormasyon tungkol sa Thunder Island. Ang Thunder Island ay nasa isang lubhang mapanganib na sea zone. Ang sonang iyon ay kilala bilang dagat ng kamatayan. Ang isang tao ay makakahanap ng maraming kayamanan at hindi inaasahang pagkikita sa dagat ng kamatayan. Mayroong maraming mga sinaunang guho sa zone. Ang masaganang yaman sa sea zone ay nalampasan ang imahinasyon. Kaya, maraming mga koponan ng adventurer sa dagat ang madalas na naggalugad sa dagat ng kamatayan. Samantala, ang tanging lokasyon sa Sea of Death na maaaring tirahan ng mga manlalaro ay Thunder Island. Tulad ng para sa iba pang mga isla sa sea zone, ang mga manlalaro ay hindi makakaligtas sa kanila sa mahabang panahon. Sa sandaling sakop ng kalangitan sa gabi ang dagat ng kamatayan, isang malaking bilang ng mga halimaw sa ilalim ng dagat ang lumitaw. Napakarami ng mga halimaw na ito para kalabanan ng mga manlalaro. Ang Thunder Island ay exception lamang dahil ang isla ay tumanggap ng kulog at kidlat sa buong taon. Kahit na dumating ang gabi, hindi maabot ng mga halimaw sa dagat ang isla. Ang Thunder Island ay naging isang ligtas na kanlungan sa dagat ng kamatayan. Bilang resulta, pal-Aegean ang pagdaloy ng dugo sa Thunder Island noong nakaraan. Ang iba't ibang superpower sa God's Domain ay gustong lahat ng Thunder Island para sa kanilang sarili. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling sakupin ang Thunder Island. Noong nakaraan, wala ni isa sa mga superpower na ito ang nakakontrol sa buong isla. Sa huli, ang iba't ibang superpower ay magkatuwang na nagpatakbo ng banal na lupain sa dagat. Maraming beses nang binisita ni Xia Feng ang isla noong nakaraan. Sa kasamaang palad, dahil ang kanyang guild ay masyadong mahina, hindi sila naging kwalipikadong magtatag ng isang maliit na base sa banal na lupain ito. Napilitan siyang maglakbay sa Thunder Island sakay ng bangka tuwing bibisita siya. Hindi inaasahan ni Xia Feng na magsisimula ang digmaan sa Thunder Island ng ganoon kaga sa buhay na ito. Ang gawaing ito ay hindi magtatagal. Matatapos na ito sa loob ng isang araw o higit pa, dagdag ni Phoenix Rain pagkatapos manatiling tahimik si Xia Feng.
Ang pagkuha ng Thunder Island ay iba sa mga ordinaryong bayan, kung saan matatapos ang mga bagay kapag nakuha na ang target na bayan. Upang makakuha ng awtoridad sa bayan sa Thunder Island, kailangan ng isa na makuha ang mga kampo ng halimaw. Ang mas maraming mga kampo na nakuha ng isa, mas maraming awtoridad ang maaaring magamit ng isa. Kung nakuha ng isa ang lahat ng mga kampo ng halimaw sa Thunder Island, makukuha nila ang pinakamataas na awtoridad sa isla. Samantala, ang paligsahan sa awtoridad na ito ay naganap isang beses sa isang buwan, na ang bawat paligsahan ay tumatagal ng 8 oras. Bukod dito, sa araw ng paligsahan, ang Thunder Island ay mababalot ng isang sinaunang magic array. Kung nais ng isa na tumuntong sa isla sa panahong iyon, kailangan nila ng entry pass. Kung wala ang entry pass, ang mga manlalaro ay automatikong dadalhin palabas ng Thunder Island. Ang bawat entry pass ay nagpapahintulot ng hanggang 10 tao na makapasok sa isla at maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpatay sa mga boss sa Dagat ng Kamatayan. Ang Dagat ng Kamatayan ay isa ng lubhang mapanganib na sea zone. Ito ay tahanan ng maraming halimaw sa dagat, at ang mga halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa mga halimaw na matatagpuan sa lupa. Ang mga pagkakataon ng isang team wipe ay kahit na mataas ang posibilidad kapag naglalayag sa Dagat ng Kamatayan, hindi banggitin kapag nangangaso ng mga boss sa zone. Sa kasalukuyan, ginagawa ng iba't ibang superpower ang kanilang makakaya upang mahanap at mapatay ang mga boss. Nagdusa sila ng napakalaking pagkalugi bilang resulta. Ang Dragon Phoenix Pavilion ay walang pagbubukod. Kaya, ang mga entry pass ay lubhang mahalaga. Ang mga superpower na ito ay hindi maaaring mag-imbita ng mga ordinaryong eksperto na makilahok sa paligsahan. Dadalhin nila ang pinakamaraming eksperto sa tuktok sa isla hanggat kaya nila. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay magagamit nila ang mga entry pass sa kanilang buong potensyal. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, tumingin si Sha Feng kay Phoenix Rain at nagtanong, maaari ko bang malaman kung ilang entry pass ang mayroon ng Phoenix Pavilion Master ngayon? Nang marinig ang tanong ni Sha Feng, parehong natigilan ng Phoenix Rain at Blue Phoenix. Ang iba't ibang mga superpower ay nag-iingat ng mahigpit sa mga entry pass. Hindi nila akalain na malalaman din ito ni Zero Wing. Gayunpaman, nang maisip ni Phoenix Rain ang kanyang pagtatagpo kay Yuan Tiexen, naunawaan niya. Kahit na ang Secret Pavilion ay hindi isa sa mga superpower na lumalaban sa Thunder Island, ang huli ay nagtataglay ng isang malakas na network ng impormasyon. Hindi gaanong nakakagulat na alam ni Sha Feng ang tungkol sa mga entry pass. Ang iyong network ng impormasyon ay hindi maaaring maliitin. Hindi ko itatago sa iyo. Sa kasalukuyan ay mayroon akong bahagyang higit sa 20 pumasa. Sa madaling salita, kaya kong magdala ng mahigit 200 katao para makipagkumpetensya para sa katanyagan sa isla, nakangiting sabi ni Phoenix Rain. Interesado ka rin ba sa isang piraso ng pie na ito? Bagamat hindi niya maliitin ang Zero Wing, ang mga sangkot ay ang mga superpower ng God's Domain. Sila ay nasa ibang antas kumpara sa Zero Wing. Sa kaunting mga ekspertong Zero Wing na nagtatrabaho, ang guild ay hindi mabubuhay ng matagal sa Thunder Island. Kabanata 1110. Umiling si Sha Feng nang marinig niya ang tanong ni Phoenix Rain. Taliwas sa inakala ni Phoenix Rain, hindi siya partikular na interesado sa Thunder Island. Nakita ni Phoenix Rain na makatwiran ang tugon ni Sha Feng. Kung talagang naiintindihan ni Sha Feng ang sitwasyon sa Thunder Island, alam niya kung gaano kahigpit ang paparating na paligsahan. Mayroon ng 3 super guild na lumalahok sa paligsahan, hindi pa banggitin ang mga super first rate na guild. Bukod dito, ang mga paparating na laban ay hindi magiging minor de edad. Ang mga guild na ito ay nagpadala ng lahat ng kanilang nangungunang mga manlalaro. Ang bawat isa sa mga pag-iral na ito ay nagnanais ng awtoridad sa Thunder Island. Sa ganitong paraan, maaari silang pansamantalang magtatag ng guild transfer point at mag-set up ng foundation para tuklasin ang Sea of Death. Pagkatapos ng lahat, ang Dagat ng Kamatayan ay medyo malayo sa pangunahing kontinente. Kahit na bumiyahe ang mga manlalaro mula sa pinakamalapit na bayan sa baybayin sakay ng speedboat,
kailangan nilang maglayag ng mahigit isang araw upang marating ang dagat ng kamatayan. Sa kanilang pagpunta sa Thunder Island, ang mga manlalaro ay kailangan ding makipagsapalaran sa isang mapanganib na sea zone. Ang isa ay nangangailangan din ng isang sapat na malakas na armada ng hukbong dagat upang lumahok sa paligsahan. Ang mga halimaw sa dagat ay mas malakas kaysa sa mga halimaw sa lupa, hindi pabanggitin ang mga halimaw sa dagat na may ranggo na boss. Maging ang Dragon Phoenix Pavilion ay kailangang magsakripisyo ng malaking bilang ng mga elite at eksperto para patayin ang isang ganoong boss. Madali silang mawala ng hanggang 30 barko sa isa sa mga pagsalakay na ito. Kahit na ang mga first-rate na guild ay hindi kayang bayaran ng ganoong pagkatalo, ngunit kahit na pagkatapos ng napakaraming sakripisyo, makakakuha lamang sila ng isa o dalawang entry pass. Para kay Zero Wing, na walang Naval Foundation, malamang na mas matatalo ito kaysa sa Dragon Phoenix Pavilion kung susubukan itong sumali sa patimpalak na ito. Bigyan mo ako ng 20 puwang. Matutulungan kitang ipagtanggol ang 2 sinaunang tore. Ang aking presyo ay 20,000 magic crystal at isang pansamantalang punto ng paglipat. Kung mabaygo tayo, hindi ako sisingilan ng kahit isang barya. Hindi rin ako mangangailangan ng anumang kabayaran para sa mga pagkamatay, sabi ni Shafeng pagkatapos pag-isipan ang bagay na iyon. Napakahirap na sakupin ang mga kampo ng halimaw sa Thunder Island. Ang mga halimaw sa mga kampong ito ay nakadepende sa mga manlalaro sa isla. Ang mga halimaw na ito sa pangkalahatan ay chieftain rank at mas mataas. Bago maabot ng mga manlalaro ang tier 2, ang mga boss na nagtatanggol sa mga kampo na ito ay itatakda bilang mga grand lord. Kasama ang panganib ng pananambang ng ibang guild, kitang-kita sa isang sulyap ang kahirapan sa pagkuha ng isang kampo. Higit sa lahat, ang mga halimaw sa mga kampong ito ay may napakataas na depensa at magic resistance. Hindi posibleng salakayin ng normal ang mga kampong ito. Ang isa ay nangangailangan ng mga sinaunang tower, buffs upang mapababa ang kahirapan. Samantala, kung mas maraming sinaunang tore ang inuokupahan ng isang tao, mas magiging madali ang pakikitungo sa mga halimaw na ito. Gayunpaman, ang Thunder Island ay may limitadong bilang ng mga sinaunang tore. Ang iba't ibang malalaking guild ay tiyak na magpapadala ng kanilang mga tauhan upang kunin ang mga tore na ito, bagamat magpapadala lamang sila ng isang maliit na bilang ng mga manlalaro upang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga kampo ng halimaw ang pinakamahalagang target. Upang masecure ang isang sinaunang tore, ang isa ay karaniwang nagpapadala ng 15-20 na manlalaro, at ang mga guild na ito ay karaniwang nagtangkang sakupin ang 3 o 4 na tore. Kapag nagawa na nila, sa lakas ng kanilang mga dalubhasa, maaari nilang ibagsak ang isang halimaw na kampo na may humigit kumulang 100 manlalaro. Ang kanyang alok na ipagtanggol ang 2 sinaunang tore ay walang alinlangan na magpapagaan ng ilang pasanin sa Phoenix Rain. Magkakaroon siya ng karagdagang 10 manlalaro para tulungan siyang sakupin ang isang monster encampment. May secure mo ba ang 2 sinaunang tore? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Phoenix Rain. Upang patatagin ang kanilang hawak sa mga sinaunang tore, nauna siyang nagpasya na magpadala ng 20 manlalaro sa bawat tore. Ang kanyang plano ay magpadala ng 60 mga manlalaro upang makuha ang 3 sinaunang tore. Ang iba pang 100+ na mga manlalaro na mayroon siya ay higit pa sa sapat upang makuha ang isang kampo. Ito ang pinakakonserbatibong plano niya. Sa isip, gusto niyang makuha ang 2 kampo. Gayunpaman, ito ay sadyang napakahirap. Kung totoo ang sinabi ni Shafeng at kaya niyang magpanatili ng 2 sinaunang tower na may 20th manlalaro lang, makakapagligtas siya ng karagdagang 20 manlalaro para sa kanyang sarili. Kung magsusumikap siya sa pagpapalawak ng kanyang fleet, maaari pa siyang makakuha ng 2 o 3 karagdagang entry pass bago ang araw ng paligsahan. Sa panahong iyon, magkakaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng 2 kampo ng halimaw. Kaya lang, medyo mahirap sa ngayunan ang kondisyon ng transfer point ni Shafeng. Para sa bawat monster encampment na nahuli sa Thunder Island, makakakuha sila ng 2 pansamantalang guild transfer point sa bayan.
Nangako na siya ng isang transfer point sa isa pang malaking guild na pumayag na tulungan siya. Kung hindi dahil sa nasabing malaking guild, hindi siya makakakuha ng napakaraming entry pass noong una. Kung tatanggapin niya ang alok ni Shafeng, kailangan niyang makakuha ng 2 kampo ng halimaw. Gayunpaman, napakaraming kawalan ng katiyakan. Higit pa rito, nahirapan ang Phoenix Ray na paniwalaan na ang Zero Wing ay may napakaraming makapangyarihang eksperto na may kakayahang ipagtanggol ang 2 sinaunang tore sa pamamagitan lamang ng isang pangkat na may 20. May problema ba? Hindi naiwasang magtanong ni Shafeng habang pinagmamasda ng Phoenix Ray na pinag-iisipan ng kanyang alok. Guild Leader Black Flame, para sabihin sa iyo ang totoo, ang bawat nakuna na Monster Encampment ay nagbibigay lamang ng 2 pansamantalang Guild Transfer Point. Sa kanila, may ipinangako na ako sa Firmament Guild. Bagamat ang Firmament ay isang first-rate guild lamang, ang guild ay nagpapaunlad ng maritime strength nito. Sa kasalukuyan, ang hukbong dagat nito ay mas malakas pa kaysa sa maraming super first-rate na guild. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako kukuha ng napakaraming entry pass, simula pa lang, paliwanag ni Phoenix Rain. Firmament. Naalala ni Shafeng ang guild mula sa kanyang nakaraan. Ang Firmament Guild ay talagang isang panginoon sa dagat. Sinakop ng Firmament ang 2 lungsod sa baybayin ng NPC na may populasyon sa milyon-milyon sa unang bahagi ng laro. Ang 2 lungsod na ito ay nagsilbing pundasyon para sa guild na paunlarin ang maritime strength nito. Bilang karagdagan, ang Firmament ay nakatuon sa pagbuo ng hukbong dagat nito. Bagamat sa pangkalahatan, ito ay mas mahina kaysa sa mga super first-rate na guild, ang mga laban sa dagat ay hindi umaasa sa mga eksperto ng guild. Malaki rin ang ginampanan ng dami at kalidad ng mga barko ng guild. Noong nakaraan, kahit na ang ilang super guild ay hindi naging katugma ng lakas ng pakikipaglaban ng Firmament sa dagat. Hindi nakapagtataka kung bakit nakuha ng Dragon Phoenix Pavilion ang napakaraming entry pass, sa kabila ng pagsisimula nito kamakailan sa pagbuo ng hukbong dagat. Kailan magsisimula ang paligsahan ng Thunder Island? Tanong ni Shafeng. Magsisimula na ang patimpalak sa loob ng 7 araw. Gayunpaman, ang paglalakbay sa isla ay tumatagal ng 1 buong araw, kaya may 6 na araw na lang tayo para maghanda, sagot ni Phoenix Rain habang tinatanaw niya si Shafeng ng nagtatanong na tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit nagtanong ng ganoon si Shafeng. Dapat sapat na ang 7 araw, sabi ni Shafeng, tumatawa. Phoenix Pavilion Master, paano kung bibigyan kita ng 1 pang alok? Bigyan mo ako ng 60 slots. Hanggat ang iyong tagiliran ay kayang humawak ng 3 sinaunang tore, ang aking panig ay kukuha ng 1 halimaw na kampo para sa iyo. Bilang kapalit, gusto ko ng 100,000 magic crystal o land na katumbas ng halaga bilang karagdagan sa 1 pansamantalang punto ng paglipat. Ano sa tingin mo? Nang marinig ni Phoenix Rain at Blue Phoenix ang bagong proposal ni Shafeng, nagulat sila sa kanya. Pareho silang naniniwala na si Shafeng ay baliw. Bagamat hindi problema para sa kanila ang 100,000 magic crystals, hindi lang nila naiintindihan kung saan nakuha ni Shafeng ang kanyang kumpiyansa na gumawa ng ganoong katapangan. Batay sa kanyang pagtatansya, sa ilalim ng pag-aakala na maaari nilang makuha ang 3 sinaunang tore gaya ng binalak, ang pagkuha ng 1 halimaw na kampo ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100 mga eksperto sa tuktok. Bagamat ang guild ay tila puno ng mga eksperto sa mga ordinaryong manlalaro, sa mata ng mga superpower, ang Zero Wing ay mayroon lamang halos 10 tunay na may kakayahang eksperto. Paano pupunuan ni Shafeng ang 50 natitirang mga puwang? Kahit na makapagpadala siya ng 150 may kakayahang eksperto, imposibleng makuha ang 1 halimaw na kampo na may 60 manlalaro lamang. Phoenix Pavilion Master, 1 kampo lang ang balak mong kunin, di ba? Dapat mong malaman na ang posibilidad na makakuha ng 1 segundo ay medyo mababa. Kahit napayagan mo ang Zero Wing na lumaban para sa 2 kampo, sigurado akong hindi ka magdaranas ng malaking kabiguan. Kung hindi ka pa rin sigurado, maaari akong pumirma ng 1 kasunduan.
Kung mabaygo ang Zero Wing na masecure ang pangalawang kampo, magbabayad kami ng 100,000 magic crystals. Paano naman?